mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! May katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita. What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and researches. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for Future Businessmen, Vision Club for Future Photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council President, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I thank the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a program school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind. Happy Friday, ladies and gentlemen. We are now down sa last day ng ating quarterfinals. Correct ka dyan, Toriyama. And another day, another massive battle. Only here at the Momentum Mobile Legends Cup Season 1. And once again, we are your shoutcaster for this afternoon. My name is Toriyama. And my name is Millie. And we are the Momentum Tandem. Yes, tama nga narinig nyo, ladies and gentlemen. Last day ng ating quarterfinals. Who will be the last two teams na makakapasok sa ating semifinals, sa ating meeting? Okay, so pakilala natin ang mga maglalaban ngayon sa Game 1. Game 1. RH Revenge versus Exaltation. Napakaganda ng laban na ipinakita nitong dalawang grupong ito last week. Yep. Sa kanilang, sila yung last day din, di ba? Oo, tama ka dyan. And right now, sino kaya another RH family naman, Ate Mili, ang lalaban pala ngayon. So, kung makukuha ito ng RH Revenge, sila ang pangalawang papasok sa RH family. Correct. Or mananatili kaya sa side ng Exaltation Pride para makakuha ng spot sa semifinals. Lahat natin niya, matutunghayan natin niya ngayong hapong ito. Correct ka dyan. And of course,
excited na rin ako makita ang game number 2, which is Laser Vicious Kings and also HW Esports. Napakaganda na ipinakita ng laban ng main event natin last day ng elimination round. Exactly. But right now, I want to congratulate nga pala sa lahat ng nanood kahapon. Tumaas yung views natin. Thank you so much. Sobrang nakaka-appreciate mga kaibigan. And of course, kita nyo naman sa screen natin na ang Wildcard semifinals and finals ay magaganap sa Fisher Mall, Quezon Avenue, Quezon City. Alright, so again, that will be June 14. Alright, Friday yan mga kaibigan. And gates open at 10 a.m. Again, bring your friends, family members, and support your favorite teams kasi doon po gaganapin at ang ating grand finals, okay? And that is a one-day event lang. Yes, one-day event and of course, free admission sa lahat ng mga gustong manood. Yes, and don't forget to like and share our stream right now. Guys, again, mamamigay po kami ng dias. Pag na-target natin ulit yung ating gustong target. Parang kahapon lang. Yes, parang kahapon lang nagpamigay agad after ng last laban. Yes. After the last game na nakita natin kung sino ang nanalo at ang nanalo kahapon ay si Mr. Israel Ohinal and si Mr. Michael Homerly. Congratulations po. And punta na tayo Ate Millie sa draft pick natin. Again, game 1, best of 5 po tayo. RH Revenge versus Exaltation Pride. Yes, of course. So, first ban nila dito ay Grok. Grok. Normally, it is just Kufra. Kufra, yeah. Pero parang gusto nila makuha yung Kufra dito, kaya binan nila dito. At ang sagot naman dito na Exaltation ay yung Harit. Harit, napakaganda ng pickings nito at imili simula pa nung elimination round. Napakataas ng win rate ng isang Harit. Kaya binan talaga. Correct. Kasi ang sakit pa rin talaga ng damage. Alam mo, etong tatlong damage na to, which is Harit, Kimi, and also Lunox. Yan po talaga yung napakakating mga damage. Shout out naman kay Mr. Alan Lagdamea na nandito naman sa ating stream. Thank you so much, Papsi, sa pag-support dito sa ating momentum. Enjoy lang tayo. Dahil tayo ng magandang laban nito. Mm-hmm. And of course, shout out dito sa isang member ng Laser Vicious Kings na ang aga manood, Mark Allen Regino. Ayan. Thank you so much. Pa-share naman ang stream natin dahil mamaya mamimigay na naman kami ng dias. Eto na, Claude Nambinan ng RH Revenge and Lunox. Ito nga si kahapon, 'di ba, ginamit yung combination niyan ng Harit at saka ng isang Lunox. Ngayon, parehas silang binan ng Exaltation kasi alam nila na masakit ito pag naging nasa kamay ng kalaban nila. So ayaw din nila i-pick pala ito. Medyo hindi ata nasa plano nila yung pag-pick ng isang Lunox at Harit. Alright, so kita mo naman dito, di ba? Of course, binan nila. Natitira lang na mage dito is Kimi. And also, Gaditar, the Rock Waits. And oh, by the way, Kufra, ang kinuha ng RH Revenge. Yan na nga yung plano nila para kunin yung Kufra and napasa kamay nga ng RH Revenge ang ating Kufra. The number one ang meta attack dito sa ating ano natin ngayon? Alright, so shout out tayo dito kay Vin. Hi sa'yo. And also kay Leo. Yes. Yes, hi sa'yo. Maaga rin daw siya. And yun, Mark Edward. Uy! Uy! Sa RH family natin dyan. Support lang daw ang RH. Pero nandyan din ang mga fans ng Exaltation Pride. Kimi and Leo Mord naman. Damage ang kinuha dito sa side ng Exaltation Pride. Ang gusto ko yung peaking ng Leo Mord dito at saka ng Kimi. Napakaganda. Kasi yung Kimi, kahit walang partner ng ano, walang partner masyado yan, napakabilis talaga mag-clear ng lane yan. Exactly. So, kinuha na rin dito nila yung Kaja. Yung Kaja, of course. Yes, sabi ni Sean Raven Telic, pa-shoutout naman po, kakanood ko lang. Oh, thank you so much. Shana pa ano naman kami, pa-share naman ang ating stream and don't forget also to follow our page Momentum Esports Battle TV and the Manila Times TV. And of course, shoutout dito kay Grace Paglalunan. Ayan, pa-share naman ako ng live, guys. Yung mga wala pang sharer badges dyan, paki-share na in public to para magkaroon tayo ng maraming viewers and magpapamigay si Unipin ng mga diamonds. Yan, sino kaya ang mananalo ng diamonds? But sino muna kaya ang makakakuha ng game 1 dito sa ating best of 5 series? Tingnan natin yan. Kaja and Guinevere ang meron dito sa RH. Samantalang kinuha naman nila ang Diggy. Alright, Diggy. Kasi para dyan kay... Para sa kanilang tatlo. Para kanilang tatlo pa lang.
Alright, napakagandang counter ng isang Guinea Bear. Napakaganda ng isang counter, I'm sorry, ng isang Diggy sa Guinea Bear, Ate Millie. And now, nilalakayan ng RH. Selena, eto na nga po. Meron na naman tayong Hawkeye. Katulad kahapon, medyo hindi naging tagumpay. Abyssal Arrow. Yeah. Pero eto kaya sa kamay kaya ng RH. Makakita kaya tayo ng magandang pana dito. Yes. Kay me. Aha. So, shoutout dito kay Niv ba to o Vin? Yes. Van Kirai, alright. Thank you so much. Pa-share naman ako ng live sa mga group chat. Sabi ni Griso, Paraon, pa-shoutout naman sa lahat ng Extreme Family na nanonood ngayon. Thank you so much, Extreme Family. Eto na, bibigyan kaya nga tayo ng magandang laban ng Exaltation Pride at saka ng RH Revenge. Alright. Bellerick! Meron silang Bellerick. Alright, meron silang insurance dito, no? Oo, meron silang guaranteed na pangbalik. Correct. Ng damage. Napakaganda ng line-up nila dito. Hi sa'yo, Alan Lagdameo. Pa-share naman ako ng live. Yeah, pa-share naman tayo ng live dahil mamaya mamimigay tayo ng dias. Katulad na nanalo kahapon, si Mr. Israel Ohinal nanonood lang at saka si Michael Homer Lee, nanalo na sila. Nanalo. Yan. Keep supporting guys and don't forget to follow the page. Again, Momentum Esports Battle TV and also the Manila Times TV. Yes. And of course, don't forget to share our live stream. 133 viewers. Thank you so much. Yan. Thank you so much guys. And don't forget, kung gusto niyo bumili ng mga diamonds, welcome discounted diamonds, punta lang kayo sa unifilipine.com. Yes. At eto na, punta na tayo sa Land of the Dawn. Game 1 pa lang tayo. Pakilala ko muna Ate Millie, ang ating RH Revenge. Si Barbs ang gagamit ng Cupra. Si Shay naman para dito sa ating Guinevere. Si Mac ang gagamit ng ating Kaja. Only Pops naman sa Tamos. At si Mi para sa Silena. And dito naman sa side ng Exaltation, we have Rocco for Leo, Mord, Serial for Kimmy, Shin for Diggy, AG for Helkert, and Kite for Bellerby. Ito, abahan. Medyo pag-isa atang nag-cutline doon si Kufra, kaya mamba-out muna tayo. Hindi niya kaya yung Helkert at Bellerby. Napa-sprint siya doon, Napa-sprint doon si Marbs, ang kanyang Kufra. Medyo ganda ng yeah, ginagawa dito ng Exaltation. Oh, exactly. Exaltation, right. Aha, so actually kung makikita mo nag-iisa-isa nang pumapasok ang RH family dito sa Facebook. Oo, tinitingnan nila na masisigurado ka muna. Oh, pero and ito muna. First blood. Napakaganda. Ayan na, ito na rin doon ang sagot ng ating RH. Sabi na nga, napakasakit kasi ng balik ng damage ng ating Bellerick. Yun yung pinakamaganda. At siya, naging tagumpay para kumuha doon ng first blood. 1-0 ang ating score sa ating Bellerick. Samantalang naman dito, ang sagot naman dito ay all 1 din sa score ng RH Revenge. Isa na ang nanalo, Ate Millie, na ano, first day po pala, nakapasok ang RH main. Now, sister squad nila dito, RH Revenge, ano kaya sila dito? Maka 2 squad kaya sila para sa semifinals. Tingnan natin. That is something that is inaabangan ko na rin. Pero tingnan mo naman dito, siguro mat nag-iisa. Where is the follow-up, mga kaibigan? Sayang medyo, naman. At nag-iisa siya doon, mga kaibigan. Medyo diba? Nagmaasim doon ang ating kuka. Kaya nakuli siya doon. Overextended. And sa pulata. Oh! What a dash! Mula doon sa ating pero hindi nakatakas dito si Diggy. And the time journey, mga kaibigan. Sakto sakto, pero hindi siya nakatak. Hindi siya nakatakas doon. Pero napakaganda pa rin ang kanyang time journey doon. Pero dito, gusto ata pumatay pa ulit dito ng ating Kimmy. Pero she is down. Mula dito sa damage sa Selena at saka ng ating Kaja. Napakasakit ng line-up ng parehong teams. Kaya ganyan ang kanilang score. All 3 ang ating score. Medyo wala pa masyadong lamang kasi tinan mo naman yung goal. Sapat na sapat lang. Pantay na pantay, Ate Millie. But the turtle is up. Sino kaya mga kalasin ito? Correct. So, Abyssal Arrow, tinamaan na naman dito si Diggy, mga kaibigan. And kanino mapupunta? And nakuha ng RH Revenge daw. Mamba-out muna si Lena. Nakakuha ng double damage doon, Ate Millie. Medyo dikit pa rin sila pero yun, nagkakalas-kalasan na. So, habang kalas-kalas sila ngayon, sir, shoutout dito kay Young Rages. Uy, shoutout sa inyo guys. Thank you so much. Shoutout daw kay dami natin Kira. Dito. Thank you so much. Abangan natin ang pamimigay na dias ng ating Unibay. Pero ito, tignan nyo naman muna. Tamang kuha ng resources muna ang ating Kimi dito kasi siya ang magre-relay ng damage mamaya. Alright. Eto na. Medyo hindi ko nakikita pa yung mga bato-bato ng ating Selena. Pero ito, nahuli si Bellerick dito pero hindi ata sapat dito. Sayang ang follow-up. Hindi tinamaan ng Abyssal Arrow pero I think Bellerick ay nakapo. Napakasakit naman. Napakakunat ng Bellerick dito. Hindi sila naging tagumpay, Ate Millie. Yan! Don't nakakuha na rin.
ata. Yun, nakuha din. Pero ito, sagot-sagot. Oh, at double kill na nga ang nakuha ni Aling Kimi mo. Napakaganda. Nakita mo doon, tinalunan na ni Guinevere si Bellering. Tapos, divine judgment mula kay Kanya. Oh, oh. Hindi pa rin napatay. Sakto. Sakto yung pag-ulti doon, yung nature shield doon. Yung nature shield niya. Bellering. Napakalakas talaga na return damage ng ating Bellering. Correct. Dito mo naman yung assist ng Bellering. 6 assists na dito sa ating 4 minutes gaming. Napakaganda ng kanyang standing. But still, comment pa rin natin ang RH. Napakaganda ng sagot nila pagdating sa clash. Yes, and shout out po kay Romeo. Ayan, sabi ni Mark Edward. Uy, shout out naman sa inyo dyan. Thank you so much again. Guys, again, pa-share ng ating stream para umabot tayo sa ating target again. I think 300 viewers again ang ating target, ladies and gentlemen. And now, oops! Wala na naman atang nakuha doon sa pagtalo ng ating Guinevere. Top part lang dito sa may top lane ng ating health card. And ito na, sagu naman! Yan ay, naman! Ako, pa-insurance na naman dito ni Bellering. Pero tingnan natin mga kaibigan, pumasok dito mag-isa si health card. And where is the follow up? Wala and po, the health card is down. Doon. Si Bellering, napakalalim niya doon. Pero dahil ito na yung tamo, sabi na kami, oh, ang papawin. From mga kaibigan kita naman natin and wala na yan ang pumunta si Bellering. Oh my G, napakaganda ng follow-up doon ng ating Tamos. Parang hero-hero siya talaga doon. Siya si Iron Man ng RH Revenge. Eto na po, BOD mula dito sa Kimi and now they are trying to get the turtle at nakuha ito sa side yes. ng RH Revenge. And shoutout sa tatay daw ni Mark Allen Regino. Shoutout sa'yo, Papa. Thank you Papa. So much kay John Joseph. Thank you so much. Pa-shout out yung pinakagwapo nating motor trade employee na nanonood wow, sa atin. Wow, sabi ni Israel naka-watch party daw siya at dahil dyan, meron na. Thank you so much. Pero thank you din dahil napatay doon ng Hellguard yung Selena. Napakagandang sinugod siya doon ng Selena. Eto naman, Barako po sa kasama ng ating Kimi. Medyo hindi siya mahuli doon. And a 2-man rotation dito sa side ng RH Revenge. Makukuha nga kaya dito. Hellguard ay mukha nahuli. Divine Judgment mga kaibigan. Hindi po kami kaya. Sinubukan mga halmot. Pero hindi kaya yung magic damage ng dalawa ng Kimi. Oy, Tyrant Strange doon mismo sa loob ng Tori mga kaibigan. Pero wala siya follow dahil mag-isa lang siya sayang. Napakaganda na ipinapakita dito ng exaltation talaga. Focus na focus lang sila sa objective nila. The pushing, napakalakas ng ginagawa nila. Sila mo, nakuha nila agad yung mid lane na pinakamahalagang turret sa ating game. Alright, eto pa tayo sa ating items. Look at the items natin dito. BOD nga sa ating gaming fleeting tayo naman sa Diggy. At meron ng wala pang items dito ang ating Kutra. I think gusto niya kumuha dito ng first helmet. And now, lightning truncheon naman para dito sa Selena. Medyo masakit-sakit na rin pala dito yung Selena, Ate Billy. Yes, correct ka dyan. And of course, papashoutout dito si John Paul Ramos. Yes, pa-share naman ako ng live kay Michael Angelo or Renzo. Pa-share naman ako ng live mga guys. Eto na, bakbaka na. May tinamahan kaya. Oh, wala naman tinamahan dito si Hawkeye. And now, mamba-out muna dito si Bellering at si Kimi dyan. Sa free hit lang ang binibigay dito. Pero mahuhuli ata si Leopold. Napakaganda ng talo ng ating Guinevere, ladies and gentlemen. 10-9 ang ating score in favor of RH Revenge. And ayan ang nagpadilim na mga sorting na natin kung sinong ayun. And Selena is down. Napaka naman dito, sabi nila, napakalakas daw talaga ng RH. Pero titignan na natin kung sila makakuha ng game 1. Pero ito, sagu naman, napaka ganda free hit naman, Dark Knight. Oh my G, medyo mabaap. Wala kasama dito si Tiamos, kailangan umantras ng konti. Pero pa-shoutout muna kay Raymer Zabat, ayan. And of course, RP Muntika Bantong. Yan, thank you so much guys. Again, this is the best of 5 series. Game 1 pa lang po tayo at napatay doon si Hellcourt. Pero ito ang sagot ng ating exaltation, patay ang ating Tiamos. Grabe. Tignan mo, support at saka attack lang doon. Yung damage talaga na ipinapalit ng Bellering. Pero tumalun siya, medyo nag-miss siya. Medyo, teka lang, mabawas. Naiiwan! Mukhang mati-divide judgment. Naiiwan ata dito si Bellering. Yun, ang sinasabi ko. At napakakunat! Ang kunat naman! Ni Kite dito. Oops! Teka lang, kala ko pa nga makakatakas na doon, Ate Mili. Look at the tankiness ng ating Bellering. Napakaganda. So, hi sa'yo, Rain Tablizo. Ayan, kay classmate ko, Rain. Hi sa'yo dyan. Pa-share naman ako sa live. Sabi ni Young Regis Gasser, shoutout naman po, lalo na kay Ma'am Nomi. Hi! Diatasil, gigil na. Thank you so much, guys. At enjoy lang tayo sa panonood dyan. Correct. Alam naman natin na ganyan sila. Also kay Season Key
Shira and Jonald Lau Jaime or Jamie pa share naman ako ng live. And Dark Tide Boss akin dito. Patay ata dito, huli-huli dito. Medyo nakatakas dito ang ating Gilliver, muntikan na siya doon. And now si Lena naman ang makakakuha dito ng kill at Barbiel tinawag dito para pumalag dito sa si Lena pero hindi ata pero hinahabol ni Alex Lena mo. Yati gidik-gidik takbo hanggat may lupa at niya ano naman nakatakas baka dito ang ating Leo Mort. Medyo parang semi naduduling si Selena natin doon, no? Oo, medyo dalawa na sila doon pero hindi nila inabutan. Correct. Sabi nga nila, hindi mo kayang habulin ang may kabayo. Oo, pagdansan ba, na si Barbiel. Well, apat ang paanan eh. Napaka naman sir, pero eto na. Eto na nga po, sabi ni John Joseph Ehe, parang RB pa shout out daw kay Jonathan Lau, Jamie. Lagi rin yan nanonood. I think Jonald Lau Jaime ata yun. Lagi rin yan nanonood. Thank you so much. Thank guys. You, thank you. Sabi ni Giancarlo Ramos, galingan nyo, exaltation pat patay dito. Ang ating Helgard, eto pumapalag dito and hindi kinaya yung damage ng sagot-sagot. Pero eto na nga, grabe, nagpapasin dito sa loob. Ito naman si ating, pumasok sa loob dito si Leo Moore kasama si Barbiel and patay na naman si down. Patay na naman si Raku doon. Napakaganda kasi yung damage ng Silen at saka ng tama ng Guinevere napakasakit talaga. And look at the bottom lane, Ate Millie, pansin nila natin na push na ito. Oo, na ipupush na naman dito, ng Exaltation. Aha, that is correct. So the score right here is 15-15. Patay lang patay sila na patay. Oo, pero medyo lamang soon ang Exaltation. Oo, when it comes to objective gold. Yes, and also sa gold lead na rin. Eto na, Lord One is up. Sino kaya nga ang makakakuha dito? Alam naman natin, Ate Mili, pag Lord One ang nakakuha dito, kung sino makakuha pala ng Lord One dito ay makaka-advance sa objective. Madaling makaka-push. Kaya makuha nga kaya ito ng, I think, iaano to ng RH Revenge. Ikaw contest nila to. Pero tinamahan ni Selena. Pero ito, divine na. Yan na nga po. Yun ko po, divine judgment na nga po. Divine judgment na si Benelik ang kinuha, mga kaibigan. And Helgard, pumapasok na nga. Pero ano, in or out lang si Selena dito. In or out lang siya, pero mahuhuli siya ng ating Kimi po. Double kill mula naman kay Leo Ward and double kill as well dito sa ating Kimi. And that is a wipeout, ubos. Pati patubos. Ang nangyari naman doon, sir, medyo hindi sila pinalad kasi nga yung return damage ng Bellerick at gusto nila tong rektahin ng ating Exaltation. Getting the game one. Round 1, yes. Round 1 pa lang tayo doon. Medyo naguluhan ako sa last clash. Naguluhan din ako sa last clash kasi in or out lang yung Selena. Alam niya kasi yung return damage ng Bellerick. Pero what I saw was Selena nandun siya sa gitna. Oo, kasi may tinatamaan siya, Ate Millie. Kaya lang yung ano kasi. May next station doon. Sa mid? Hindi ako sure. Ewan ko. Ano nga ba nangyari doon? Inform nyo nga ako. Pero tingin ko lang talaga, hindi nila yung kinaya yung return damage ng Bellerick. Plus, a free hit coming from Kimi. Walang nakakapag-hold sa Kimi. Walang nakakahuli. Exactly. And yung pong burst damage. Kaya sugod na sugod yung burst damage ng Leo Mord. Diba? Yes, that and, is again, right. Guys, napakaganda, pantay na pantay, but ang nagwagi sa ating game 1 ay Exaltation Pride. Congratulations. But since hindi pa tapos ang lahat dito mga guys, so best of 5 tayo, no? And of course, don't forget to like and share our live stream. Yes, pa-share naman ng ating stream, ladies and gentlemen. Best of 5 po ito. Madami pang pwedeng mangyari kahapon na makuha tayo ng another game 5. Yeah. Napakaganda ng ibinigay ng mga teams kahapon na nakapasok sa ating semifinals. Mortal Gods at saka Skill Not Luck, yes. Diba? Napakaganda ng ating laban. Eto nga kaya ngayon, mabibigyan nga kaya nila ulit tayo. RH, pwede pa kayong bumawi. Yes, of course. Kasi alam mo, ganyan talaga yung mga sometimes. Sabi nga nila, ang bida dyan nagpapagpuk. Yes. Sabi nga nila, ang bida nagpapagpuk sa uli. Kaya lang minsan, ang bida Sa una nga nagpapagpuk hanggang huli. Tama ba? Ladies and gentlemen, ewan ko nga dito sa partner ko dito eh. But then again, June 14 na po. Sa mga nagtatanong bakit daw na-adjust, na-adjust na po tayo. June 14. Wala tayong magagawa. June 14 na po ang ating Grand Finals Fisher yes. Mall. Yeah, Fisher Mall. Tingnan naman natin, diba? June 14, yan, 10 a.m. So, round 2 for game number 1. Yes. After this commercial break, we will be back.
What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and researches. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. The Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for Future Businessmen, Vision Club for Future Photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the student council, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I thank the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind. And we are back again, guys, dito sa ating last day ng ating quarterfinals. Once again, ang nakakuha po ng ating game 1 ay ang ating exaltation. But still, kaya pang bumawi yan. Sabi ng mga fans ng RH, bawi daw, bawi. Bawi-bawi din pag may time. So, round 2 na po tayo, no? And of course, best of 5 and ban pa rin po ang Faramis. Pero i-announce namin dyan kung pwede nang gamitin ng ating mga players ang Faramis sa ating Malam Grand sa finals. Oo, baka sa Grand Finals. Kasi napakaganda ng update ng Moonton ngayon. And upcoming updates ata. Nakita mo ba yung mga updates ating Mili? Napakaganda ng mga kapagamit. Di nanonood, ha? Hoy, nagbabasa ako, pero... O, para sa mga fans natin dyan, alam ko, nakikita nyo na yung upcoming updates ng ating mundo. Napakaganda. Medyo may nag-feedback sa atin. Alright, now. So, I think nasa lobby na po yung mga players natin, RH Revenge and Exaltation, round number 2. O, pero bago muna tayo dyan, sabi ni Dan Erickson, shout out sa kaklasiko na si Kenneth Cables ba to? Cables or Cables. Yung Bellerick user. Ah, Bellerick user. Napakaganda talaga na ibinigay ng Bellerick dun sa game na yun natin, Millie. Thank you. Oo, tama. I have to commend Bellerick for that. And of course, Dana, pa-shared na rin ako ng live. Yes, pa-shared ako ng live. I think guys. Ace Serrano is watching right now. Hi sa'yo, Ace. Yan. And again, guys, don't forget to like and follow our page. Running 5K followers na po tayo. Thank you so much. Napakaganda, napakadami agad. And don't forget as well, guys, meron na po tayong public group community ng Momentum. Search nila po, Momentum Esports Battle TV Community. Now, punta na agad tayo, Ate Milly, sa ating Game 2 Draft Pick. Binanang exaltation naman dito yung ating kulod. And sagot naman dito is Harit ng RH. Correct ka dyan. And I think James right now, James Agapin is watching. Hi sa you, James. And shout out daw, sabi ni Cedric Osabio. Ayan po yung fan ni Lord. Yan si Cedric.
Yan, thank you so much. Guys, again, the best of 5 po tayo. Marami pa pwedeng mangyari dito. Sino nga kaya makakapasok sa ating semifinals sa June 14 na gaganapin sa Fisher Mall. Thank you so much. Alright, and shout out sa'yo, Jan. Si Jan, sige, tuloy mo. Jan Alexander Kura, hi sa'yo, Jan. Yan, thank you so much. Updates, mas maganda pa daw sa shoutcaster ay ang Husay. Wow, ang Husay, napaganda. Alam nga nila, napakaganda ng update, Ate Mili. May mawawalang items, pero may magdadagdag. And then, mga lumang heroes na binuff. Kaya, I think the meta ay will change. Revamped? Hindi, talagang binuff sila, change yung mga ultis nila. I saw that Bane. Yeah, Bane as well and Argus. Yeah. Napakaganda. Tignan natin kung mababago nga yung meta. But dito naman, puntahan tayo sa meta. Meta binan dito, Kimi, respect ban mula ng RH dito sa side ng Exaltation. Rock naman ang sagot ng ating Exaltation. And now, they pick Lunox. At ang sagot ay Kupra and si Aling Esmeralda ang kinuha dito. So, open pa rin dito si Kaja, no? And wow, Granger. I wanna see that. Piggy. And eto na nga po, guys, pag umakyat tayo ng 300 viewers, 222 diamonds again, and 500 viewers, 333 diamonds, and 800 viewers, one Starlight member. Hatid sa inyo ng Unipin. Thank you so much. Kakapasok pa lang ang pinakamagandang Lorena Fernandez Natividad. Thank you so much mula sa Lucena City. But share naman ako ng ating stream, Madam Lorena. And thank now, you so much. And kay Natch Dan Greb, hi sa'yo. And also dito kay Leonard Roland. And kay Nala. Hi sa'yo, Nala. Hindi ko mabasa yung pangalan mo. Bakit kasi binabaliktad nyo? Eto na, sabi ni Young Regis Lodi Caster, pa shoutout naman kay Madam Naomi Yatasil na magpapaskin pag nanalo ang yun, RH. RH, kapit lang kayo, kaya pang bumawi. Katulad nga nito, damage ang ibinigay ng Exaltation just to secure ang kanilang late game. Meron silang carry, and then yung kanilang digi, kinuha na naman nila dito. I know, sino ba kumuha ng digi kanina? Sila din yung nagtigi kanina and then bina nila yung Kaja and they bad Minotaur kasi naman. Wala pang tank dito yung yung Exaltation. And kinuha naman nila yung burst damage na ginawa ng Exaltation kanina, which is the Legimord. That is correct. So I think Aka is still open for the tank right here. Yes. So Grock is banned, pero yun na nga. Again, guys, don't forget to share our stream right now. Mamimigay na naman kami ng 300 viewers, mamimigay kami ng 222 diamonds and 500 viewers. Yes, and there you go, Bellerick again. Bellerick naman again. Alright, and also Martis napang disable. No? Yes, sabi ko naman sa'yo, napakagandang disable nito. Ang pang late game dito ng RH ay ang Granger. Ano kaya dito ang kasunod pa nila? Support kaya ito or attack? Correct. Tingnan natin dito sa side ng RH. Again, guys, kahapon si Mr. Israel Ohinal and Mr. Michael Homer Lee ang nanalo ng pamigay nating daya. Sino kaya ngayon today? Again, paabuti lang po natin ng 300 viewers. 222 diamonds. Agad, nanginginig pa. Yes, tama dyan. At pag umabot tayo ng 500, meron pa ulit 333. Akay! Comment natin yung gumamit sa kabilang grupo ng Akay kahapon. Yes, Akay and Grock. Grabe. Yes. So much. Napakaganda ng paggamit ng Akay doon. And right now, but still, napakaganda rin ng lineup uli ng Exaltation. Pagbalik ng Martis. Diba? Yes, si Martis. Naka-flicker ba ang Martis? Pwede naman kung pantakas or ano, depende. Just to secure na makakatakas lang siya sa clash. Oh, okay. Alright, so again, ang naglalaban po ngayon sa mga kakapasok lang, RH, Revenge, yes, and also Exaltation. Yan, sino nga kaya makakukuha ng momentum ng game to? Makukuha nga kaya ng 2-0 or makakabawi agad ang ating RH. Again, best of 5 po tayo, guys, para makapasok sila sa semifinals na gaganapin sa June
14. Yes, and of course, nagpapa-shoutout dito si Michael Angeles. Hi sa inyo, pa-share naman ako namang live, mga sir. Yeah. And now we are back here sa the one of the doors. Ipakilala ko muna dito sa side naman ng Exaltation Pride. Si Serial ang gagamit ng lunok, si AG naman para dito sa ating currency. Si Shin ang gagamit ng Diggy, si Kite naman para sa Belleric, at si Raku para sa Martis. Alright, dito naman sa side ng RH Revenge, we have me for Ku from Marvs, for Esmeralda, Unli Mobs, alright, yeah. For Leomorda, Shay for Granger, and Mac for Akai. Eto na nga po, best of 5 tayo, game 2 pa lang tayo lamang dito sa score, ang ating exaltation to get, na-get niya nila yung game 1. Matutusiro nga, kaya tingnan natin dito talagang knockout resources atap na sa may bandang taas or hindi. Hindi. Yes, nagpapashare out dito si Jane Lonely. Thank you so much for sharing the live. Yes, again, guys, gusto namin mabigay ngayon ng diamonds. Pabuti natin, unang pamigay po natin is 300 viewers, 222 diamonds. Hatid sa inyo ng Unipin. Eto muna, medyo maganda yung rotation, playing safe ang both teams. Ate Mili dito, kung makikita mo naman, Esmeralda and Cooper ang laging magkasama dito, and Ranger Akai naman sa side. Correct ka dyan. And nagpapashoutout dito all the way from Iloilo City, Christian Valencia, Jekara. Boy, thank you so much. Napakalagi. Araw-araw natin suki yan ang ML Iloilo community, no? So tingnan naman natin dito nagnanakaw ng resources. Resources, yes, of course. So hindi yata sila nag-succeed doon. But pero ito, forma ng sagot. Reverse time dito, mahuhuli. Dito si Aling Esme. Napakaganda na reverse time doon ng ating Diggy. Bakit pa kaya umalis sila doon at hindi na lang sila doon na gano'n ang chance sa may bandang buwak? Medyo hindi sila naging aware na ano na inside. And now, that is a double kill dito sa ating Lunox. And sagot naman dito yung Diggy. Grabe, pumasok pa siya doon, no? Medyo. Hindi natin alam kung bakit pa na. Eto, nakita naman natin na ang turtle is already up. Yan, sabi ni Alan na kami, Yuji na tayo pag-uwi mo. Okay, Pops, I'll go na go ako dyan pag-uwi natin dyan sa Lucena. Again, thank you so much sa community natin sa Lucena. Lagi nilang inaabangan ang livestream ng momentum. Pero ito, makukuha nga kaya na exaltation ng double damage na ibibigay ng turtle sa kanila. Alright, and shoutout sa'yo, Mark Edward Boy, o si show ng RH Pain. Alright, mga kaibigan, kita nyo na sa time journey dito sa Yadigi. Pero, dumidistansya mga kaibigan, and the Mortis is down. Pero ito, walang makakahuli dito sa ating Leomord, but yung ating Order of the Chaos, napakasakit. Naku! And yun na nga, di ba? Hoy, Mark pa, share naman ako ng live kanina ka pa nagpa-shoutout. Oo nga naman. Pa-share naman ang aming stream. Again, tingnan nyo naman yung ginagawa dito ng Exaltation. Napakaganda ng sagot. But nagiging only damage doon yung burst damage ng ating Leomord, Ate Billy. Correct ka dyan. Hindi nila na-hold kanina kasi nga medyo malayo doon yung team. Mm-hmm. Correct. So, nagpapa-shoutout dito si Natch. From Rojas City Campus, but gaming lang, Malakas. Uy, thank you so much, guys. Again, pa-share naman ang ating stream sa mga groups nyo. Again, 300 viewers po tayo. And of course, dito kay Benedict Bakatan. Hi, sa'yo. Oo, eto na nga. Ate Billy, napakasakit ng Esmeralda dito. Pag nakakuha siya ng magandang positioning, but mabaot muna tayo dito. Four-man rotation ang ginagawa ng Exaltation habang hinahayaan nila yung kanilang carry na mag-farm doon sa may baba. Pero nandun yung Granger at yung Akai. So, ito na kaya. Huhuli na dito. And Akai, let us see. Pero hindi ata. I think hindi ata. Pero nag-hurricane dance doon ng Akai. Medyo hindi siya naging tagumpay doon. Hindi natin nakita eh. Oo, may sarili natin tayong camera dito. May sarili kami camera doon. Alam namin yung nagagarap doon. Oh, ito na nga. The bouncing ball ko right on follow-up by Diggy. Ayun na nga mga sir. Ang ating Lunox. Pero ito. Pumapasok. Naka-sprint po dito si Akai. Pero doon natin mga sir na. Grabe naman sir. Pero tingnan mo naman yung Esmeralda. Wala na. Wala na silang skill at only damage na para dito kay Aling Esme. Pero nandito na disable si Martis, ng ating Martis. Ito na nga po, pumapasok mga kaibigan. Sino kayang matutusok? Ate Mili dito ng ating Martis. Pero mambaot muna ang sakit ng observe. Ay, ito pa, gusto pa ata pumatay dito. Pero dahil natin Andy Pops. Medyo delikado. Andy Pops. Ito na nga, pinasok ata. And now, Belleric is down. Napakaganda. Yes. Nagpapa-shoutout po dito si Rudin Lee. Hi sa'yo, girl. Napakaganda, 3-6 na po ang ating score in favor of RH Revenge. At sila naman ang kukuha dito ng ating turtle. And nagpapashoutin po dito ang Vanguard leader or manager na si Prince. Hi sa'yo, bebe!
Yeah, thank you so much, guys. Again po, don't forget to like and share our stream. Pero yes. Ito naman, napakasakit. Yung first, sakto-sakto, yung first skill ng ating Kumbra, tapos damage ng first skill ng Granger. Wala nang makuli. Pero ito, yung Bellerick, inaalis niya sa tore. Oo, pero, ating Bellerick. And Bellerick is gonna go down dahil tatlo yan. And to the rescue na po dito, mga sirs, si Lunox, and ito na nga, Order and Chaos. Patay! Napatay ang ating akay doon. Grabe pa. Ayan na, and Audi, naku po, masakit pala dito. Ang ating Diggy pa nga nakapatay doon. And now, pumabalag ang exaltation, sabi nila, kaya-kaya pa namin lumabas. And shoutout dito kay Junel Marmol. Junel! Ang mga pangalan ng Junel, napakagwapo daw. Pa-shoutout naman dyan. And now, tingnan nyo ang items natin, Calamity Reaper as well dito sa ating Aling Esmeralda. And medyo wala pang items dito si Bellerick pala. Wala pang items dito si Bellerick. Pero, hindi katulad kanina na maba. Mataas siyang, mabadali siya nakapag-items dito. And right now, medyo hindi natin masabi kung sino ang lamang kasi sagutan kung sagutan sila when it comes sa Clash Ate Mili. Exactly. So, wala pa pong naipupush ang exaltation dito sa turret ng RH. Pero tingnan mo naman, eto na nga siya. Yurikain that slam doon para makatakas doon sa damage ng ating Lunox. Para hindi ma-burst doon. Tingnan mo lang, Tyrant Rage. Hindi sapat, pero Nature's Shield para makadepend lang doon sa damage. Eto na nga po si Diggy, mga kaibigan. Tamang boba lamang, sir. Eto na nga, pumasok po dito sa Kumbra. Pero na-disable siya pala dito ni Martisan flickering out. Pero patay pa rin siya doon. Napakaganda ng damage nga kanina doon ng ating Martis, pero hindi nila kinaya yung Granger. Yun yung masakit sa Granger, Ate Mili. Yung first skill niya tsaka yung ulti. Napakagrabe ang sakit. Launch, ito pa, medyo uli-uli lang dito si Aling Esme. Medyo delikado dito ang ating exaltation pag pinalate game nila dahil walang mag-hold doon sa Esmeralda. Bellerick, alam naman natin yan, pero pag nawala yung nature shield niya, Ate Mili, medyo wala na siya sa crowd control na ibibigay ng isang Kumbra. Oo, tama ka dyan. Pero pinasok na po dito si Diggy. And ayan na nga po, hindi kinakaya pa kay Big. Nakatakas po siya doon. Pero tingnan natin dito, Tyrant's Rage. Nakatakar dito. Free hit po dito si Lunox, mga kaibigan. Eto na, mamba-out muna dito ang side ng RH. Medyo sabi nila, delikado ata na out position ata tayo doon sa clash na yon. At two members down dito sa side ng RH. 8-12 po ang ating score. Pumapalag ang exaltation. Medyo maganda kasi nga, yung carry naman, yung sagot nila sa damage ng carry. Sapat nga rin pa kaya panglaban dun sa Granger ng RH. I think so. Pero, let's see. Uy, Jen. Si Lam. Jen lang. Alam mo ba kung sino yan, Ate Mili? Sino yan? Kapatid ko yan. Thank you so much sa supporta ng aking magandang kapatid. Pa-shoutout naman galing sa Lucena. Day off siya. Share naman ako ng live. Day off siya ngayon. Kaya nakakapanood siya ng show natin dyan. Thank you so much sa mahal na mahal kong and kapatid. And I think pumasok na dito si Esmeralda, mga kaibigan. And eto na nga po, si Kumbra. Oh, and Esmeralda is down. Napakasakit. Alright, tamang ikot-ikot lang. Sarah Hieronimo dito ang ating akay. Pero sabi nila, kanina ka pa umiikot dyan. Nahihilo na kami. Naku, eto na nga po si Lunox. At mukhang free hit siya dito. And natamaan dito is Granger na naman. Grabe naman yun, sir. Pero ito, sumasagot ng shotgun. Pareho sila atang may baril dito. Ayan na. I think Granger is gonna go down dito. Hindi na pinakapat, pero okay lang yun. Oh my God, napakaganda sabi ng Abarant Disable. Take a look at Leo Ford, mga kaibigan. Tamang trabaho lang. Walang personalan. Maganda yung pinapakita ng Leo Ford to get the objective doon sa may bandang bottom lane. Pero ito, mahihila ata siya doon. Pero Barbiel tinawag dito. Sabi nila, kaya kong pumalag sa inyo kahit dalawa kayo. Yes naman, eto na si Barbiel. Tatlo na. 1v1 sa tatlo, Ate Mili. 1v1 sa tatlo. Ang ginagawa ni Leo Ford, kaya na kaya. Oh, napatay niya dito ang ating Diggy. Pero mabahot na muna dito. And yan, takbo muna dito. Ang hirap nun. 1v1 sa tatlo. Ang ginawa ng ating Leo Ford, ladies and gentlemen. And 12-16, ang ating score in favor of RH Revenge. Exactly. So, tingnan naman natin dito. Ang score is 12-16 in favor of RH Revenge, mga kaibigan. Bouncing ball, mapapatay ata dito ang ating Bellerick. At yan, ikot-ikot lang na naman. Galing kay Sarah Hieronimo, but TV is up na dito. Nata dito. Oh, medyo na save nila. Meron pa ring mid turret dito. Yes, ang exaltation. Hindi nila mabasag 'yun, Ate Mili, ha. Oo,
And medyo, I think, nagtatagal na sila sa mid. However, ayun na nga, no? Nakuha na po doon si Martis, no? And now, wala na siya lang kasi siya doon, wala pa masyadong follow-up. And I think they're gonna go in to this turret, mga kaibigan. Kufra, pero wala pong tinamaan at binabasa na lang ang second tower dito. Sa ating mid, napakaganda na ipinapakita dito. 3-man down dito sa Exaltation Bride. And now, gusto nila ang objective ng Lord 1, I think, is the free Lord sa side ng RH. Yeah, so habang nag-Lord sila, shoutout daw. Sabi ni Dan Erickson, napakakate ng Ranger. Sino nga kaya ang kakamot dito sa kate ng Ranger? 4-3 ang score and 9 assists dito. And now, 10 assists, pagpatay pa. Lumaban pa doon yung Lunox. At Mili, medyo hindi ata na kaya. Apat yun eh. And now, yung carry naman, medyo sumaside push doon sa ating bottom lane. But I think, mabaon muna para sa kanya. Kailangan ng depensa. Kailangan ma-depensahan dito ng Exaltation ang kanilang base. Kasi, eto nga, their RH Revenge is being really aggressive right now. Medyo, napakasakit ng damage doon ng Ranger sa carry. Kung makikita mo, medyo nangalahati yung buhay ng ating carry doon. Pero medyo-medyo lang. Ito, papunta na po dito ang level 1 Lord. At papasok yan dahil bayan. Bayan! Ito na nga, makakamot nga kaya nila ang kate ng Ranger dito. But Lord 1, napaka-simple lang para sa carry. Pero ito, si pumasok si Aray. Naku, si Aray, medyo ba... Naku! Po, malalim masyado mga sa pero naka-immortality itong pandang ito. Tamang talon, mga kaibigan, nakahuli pero nakapag-sprint. Napakasakit, sabi na nga ba, yung kate ng Ranger, naramdaman ata ng Exaltation Pride doon. Tingnan mo naman, 2 down agad, double kill kanina. Ito mo yung range nung Ranger? Oo. Diba, abot na sa may gitna-miso. Yun yung kanyang ultimate, pero yung Tyrant, range para mapatay doon yung tingi, pero ang sagot. Pumapasok dito, uy! Naku, napakabilis naman! Naku po, ang sakit naman ng carry dito! Bakit si Diggy, sir? Pero bakit isa na lang dito? Si Kari! Eto na nga kaya! Tower lock and I think... Yun na nga, napakaganda! Sa RH Revenge, ang round 2! And now, we are all 1. Same na ang kanilang score. All 1 na tayo sa best of 5. Ang bilis ng pagbawi ng RH doon. But still, comment ko naman, napakaganda ng ginawa pa rin ng Exaltation. At yes, talagang pumapalag talaga sila. Pumapalag sila talaga, but yung damage ng Granger kasi Ate Mili, look at the damage. Ganun ang ginto ang tunay na score ng RH dito. Si Shay, 6-3 and 10 assists ang standing niya sa kanyang marksman. Napakaganda. Yun kasi yung maganda sa Granger. Kaya niyang hindi siya masyadong crowd control. Pero yung 1v1 na situation, makapitan siya ng 2-on-2. At saka yung range niya talaga ang layo. Napakalayo, napakasakit. Ang lawak. And now, hindi po nagtagumpay ang ating carry doon para i-defend ang kanilang base. And now, we have an all-1 dito sa ating best of 5. Sabi ko naman sa'yo, mahirap magsalita, di ba? And so, now, may mga nagbabas shout out dito. Sabi ni Raymar, ang ating share, Sabat, nice bebe Paul. Yeah. Sabi, RH to, RH fans to. And sabi ni Grace, paglalunan, nice RH Revenge. Kasi nga yung ata kanina sabi ng kanilang boss, magpapaskin giveaway daw pag nanalo ang RH. But correct. But still, hindi pwede pa rin sila makampante. Nakuhaan sila ng game 1 ng Exaltation. So, all 1 na ngayon, no? So, magkakaroon tayo ng round 3 para ngayon sa game number 1. Oo, ibig sabihin, magkakameron pa tayo ng round 4. Sure na sure ang round 4. So, shout out ko na rin ang HW Family Go, which is si Junior Dionisio. Hi sa'yo dyan. Kay Kuji, kay Allen, kay Jordan, Yuri, Leander Mato, and kay Roger. Hi sa'yo dyan, guys. Game number 2, kita-kita tayo dyan mamaya. Yeah, thank you so much. Again, Laser Vicious King versus HW Esports ang ating main event mamaya. Yes. Bigyan kaya nga tayo ng magandang laban ulit ng HW or... Mamaya pa yan kasi baka mapaabot naman tayo ng game 5 nitong ating abangan natin. Again guys, Fisher Mall, Quezon Avenue, Quezon City, June 14 ang aming grand finals. Abangan nyo yung aming mga guests doon. Napakadami po. Yes. And of course, gates will open at 10 a.m. mga kaibigan sa Upper Ground Floor Event Center. And hatid sa inyo ng Fisher Mall. Again, sa mga nagtatanong po, sabi nila kung pwede daw sumali sa sa tournament sa Fisher Mall. Guys, hindi po yung tournament na offline na gagawin namin. Diyan po gaganapin yung semifinals, finals at wild card ng mga nalaglag doon sa ating elimination, di ba? Yes, that is right. So nagpapa-shoutout dito si Prince Avelira Espiritu.
Hi sa iyo dyan. Pa-share guys. Naman ako ng live dyan, mga again, sir. Promote lang namin, guys. Meron na po tayong public group ng Momentum kasi doon po namin ipopost lahat ng esports event yes, ng Momentum. Ng Momentum. Sana mag-join po kayo doon. Punta lang kayo sa Momentum page natin. Mm-hmm. Medyo doon po sa tabi, meron pong Momentum Esports Battle TV Community. It's a public group po. Join lang kayo doon. Mm-hmm. Post kayo doon lahat ng tungkol sa ML. Wag lang po ang sandug. Medyo ano po tayo? Formal po tayo. Medyo ano, 'di ba? Disiplina lang tayo. Disiplina. Alam naman natin madami mga streamers ngayon na nagkalatan. Pero lahat ng tungkol sa ML, pwede niyo i-post doon. Diba? Correct. So alright, thank you so much sa mga nag-share ng live, sa mga may share badge right there. Maraming salamat po. And sa 77 viewers natin, paakyatin natin to ng 300 yes, viewers para magkaroon ng yung isa sa inyo ng 222 diamonds only here dito. Sa Momentum Esports. Mm-hmm. Again, guys, pag na umabot tayo ng 300 viewers, 222 diamonds, and 500 viewers, 333 diamonds, at 800 viewers, isang Starlight member. After yes, the main event, papakita namin sa inyo yung raffle kung sino ang mananalo. Basta't paabutin nyo kami sa target natin, viewers. But let's get it on dito sa ating Game 3 RH Revenge versus Exaltation Pride. Alright, so nagpapashoutout si Christian Miole or Miole. Shoutout po sa Team Bano. And ayan nga po, Vicious Kings lang malakas, sabi ni Zaf Doronilia. Ayan. Yes, and now, Kufra ang binandito ng RH. And I think Dwayne right now is watching. Hi sa'yo, Beshi, dahil siya po yung manager ng RH. Yeah. And he is watching right now. Pero ayoko kalimutan na i-shoutout dito yung pinakamasipag at pinakagwapong admins natin ngayon, si Mr. Patrick Dumapit. Siya yung pinakamasipag nating admin ngayon na laging expectator ng ating players. Correct. So, binana po dito ng RH ang Kufra. And on the other side, sa Exaltation, they banned Harit. They banned Harit naman dito. Medyo respect ban ang Harit dito. Ayaw talaga nilang makakita ng Harit kasi napakasakit nga naman ng Harit dati. 100%. Hindi naman sa 100%. I think 90% ng win rate dito sa ating Momentum tournament. Alam, ginamit ko yung Harit kahapon sa RG. Maganda. Okay siya. Ang sakit niya pala talaga. Oh, masakit talaga yung damage niya. Lalo na yung pag nakakalamit ni Reaper kasi yun yung nabuff sa kanya. Yun yung kapalit nung nawala yung mobility ng kanyang ultimate. Tama. Pero okay na rin kahit wala yung ano. Oo, sabi nga nila, okay na din kesa butin. Sabi nila. Okay na din. Your team kesa butin. Sabi nga, tama ba ako, ladies and gentlemen? But now, Esmeralda at Kimi ang kasunod na ibinana ng dalawang grupo dito. Alright. Sabi dito, Ulysses Arandia. Shoutout naman dyan. Minsan lang. Sabi naman ni Mr. Dan Erickson, wrong move. Huwag magtitigi pag may Esmeralda. Shoutout. Ayan. So, Charlene Demesa. Ayan. Hi sa'yo. Pa-shoutout daw. And pa-share naman ako ng live. And also, dito sa bagong babies ko na Counter 6. Hi sa inyo dyan. Yeah, thank you so much, Counter 6. Sana makapasok kayo sa ating Season 2. And now, Grok ang pinig pala. Pinig. I'm sorry. Ng ating RH. And now, gusto ko shoutout dito pinakagwapo-gwapo natin na si Janelle! Ang happy director dito. Isa sa mga production team natin. Thank you so much. Janelle, baka naman may tubig dyan. Tubig-tubig diba? Din pag and, may time. Pero gusto kong i-shoutout yung pinakamagandang mga empleyado ng Manila Times yes, TV na nanonood sa atin every time na nagla-live live na. Yes. Hi sa inyo dyan, mga madam. Again, Auntie Pops naman dito ulit sa RH Leo Mord, and sila ang kumuha ng Belly Rick. Wow. And Lunox at Claude naman ang sagot. Just to secure na naman na meron silang late game. Late game na Claude, kaya ang makikita natin dito si Blazing Duet na naman kaya ni Claude ang magwawagi. Minotaur. And the Minotaur was picked dito sa Exaltation, and I think they're gonna ban or they're gonna pick Tiggy for the RHR. Sabi ni Mr. Alan Lagdameo, mali ka doon, Pops. Mali daw ako kanina. Ay, mali ka daw. So wrong mistake ako doon. Oo.
natatawa na lang ako. Anyway, shout out sa iyo dyan. Sige, G tayo pag-uwi natin. Sabi nila, sana HW na. Hello, Kuji, Montegi, Allen, Paul Cruz, Legazpi, HW. Uy, you're watching from Qatar. Thank you so much. Miss Jocelyn B. Ramos. Miss Jocelyn B. Ramos, support na support niya. Miss Jocelyn, abutin natin ng 300 viewers para tayo ay may dias na ipamimigay. Oh, crowd control, Minotaur, and now Kaja yung third band dito ng RH. Very tricky, I think. Oh, correct, John. So, very exciting, they're gonna ban right here. What they're gonna ban right here is Nicky, but Hellcurt is oy, Granger. Ayan. Ayaw na lang ng Granger. Respect ba na? Ang sakit kasi. Kita-kita natin kanina. Respect ba na nila dito ang Granger dahil alam naman nila kung paano sila nabubog ng Ranger ng RH kanina. But still, meron pa pwedeng option at okay, nandiyan kari. Okay, so nagpapashoutout dito si Young Regis na nag-share ng live. At dahil dyan, Young, meron kang thank you! Sabi ni Christian at Jim Mioli, wala pa 300 viewers. Oo nga eh, pa. Guys, ma-share ng ating stream. Again, kahapon po. Inabot kami ng 500 viewers. Ganon kasi pag ang aming supporters. Kahapon, pero ngayon, mamigigay rin kami. Baka kayo na ang susunod kay Mr. Israel Ohinal at Michael Homer Lee na nanalo kahapon. Yes. Congratulations. Hatid sa inyo ng Unipin. But eto, makikita natin dito ang rough waves ni Kadita. Sisid lang. Sisid lang ang walang ganti. Ano yun? Sisid lang ng sisid, sabi nga nila dito. May patubig dito. May patubig. Oo, ang patubig dito ng ating Kadita. And now, Chu and Diggy is big dito. No? So it's a fighter Chu sa side ng Exaltation Pride kasi it's a Diggy. So pareha sila, maganda yung big nilang team. So I cannot predict kung sino talaga. Pero naka-flicker si, si Diggy. It should have been Sprint. But let's see. Let's we see. Don't know. No. Let's see. Para just to secure na mas madali sigurong maka-alis sa... delikado sitwasyon doon. Exactly. Pero pwede rin, pinagkaiba lang kasi ng flicker sa sprint kasi di ba biglaan, parang it flicks. Ang maganda lang sa flicker kasi, pag may wall, pwede ka doon mag ano. Yeah. Sprint kasi, pag sprint may wall, ikot ka pa. Ikot ka katulad pa. Pero ginawa ka, katulad nung nangyari kay Esmeralda, nag-apat na doon kanina, tinanong niya mag-sprint, pero hindi siya inabot kasi very first time. Exactly. And now, so, punta na tayo ating mili. The Land of the Dawn. Pinata na tayo dito. Papunta sa ating Land of the Dawn. Game 3. Sa ating score. And again guys, best of 5 po tayo dito. All 1 ang ating score. Makilala ko muna ng mabilis dito sa side ng RH Revenge. Si May ang gagamit ng Kadita. Si Mac naman para sa Belleric. And again, Only Pops para sa Leomord. Si Marbs ang ating Grump at Shay para sa Carry. And dito naman sa Exaltation, we have Syria for Lurox, AG for Claude, Kite for Minotaur, Shen for Diggy, Raku for Chew. Yan, eto na nga po tayo, ladies and gentlemen. Sino nga kaya makakuha ng 2-1 dito sa ating game 3 na po tayo, ladies and gentlemen. Best of 5 po tayo. Alright, so sabi naman dito ni Ulysses Aranid, Arandia, ka-squad ko sa Canada, nanonood daw. Hi sa iyo dyan. Guys, again, don't forget to share our stream. Yes. 300 viewers mamimigay ang kauna-unahan na natin ngayong hapon na ito. 222 diamonds. Kung makikita natin na kanina, just to secure, medyo nag-formal rotation sila dito, but balik sila sa 2-2-1 ang RH Revenge. And now, si Diggy at saka si Lunox ang nasa bandang bottom lane. And Leymore naman ang nasa bottom lane ng RH. Correct. So, shoutout daw sabi ni Day Manalang Low Jr. Pa-shoutout daw po sa Team California. Alright, galingan yung RH or MAC. Hi sa inyo dyan. And don't forget to live and don't forget to like and share our live stream, mga kaibigan. And first blood. And sabi na nga po, napakasakit ang patubig dito ng Kadita. First blood na nakuha dito. And now, naharangan niya ang sarili nila. Pero nakapag-flicker out. Oo, nakapag-flicker out. Yun yung sinasabi ko sa inyo, maganda sa flicker. Yes. Yung pagtakas mo sa wall. Pero kung nakasprint siya dun, medyo iikot pa siya eh. Iikot pa siya at may wall. And now, this is a free turtle atas mula dito sa side ng RH Revenge. Ang sakit ng patubig dito ng Kadita. Yes, patubig ayan o. Mga padlay, pero tingnan natin, wala pa pong ulti dito. At nakuha na dito ang turtle ni Grump. Meron hindi atas dito sa pass at damage pa ng Exaltation. And now,
Oh my God! Grabe na si Kalita, no? Tamang sisid lang. Tamang sisid lang. And now, 4-0 ang ating score. Napakabilis na pangyayari dito. And now, they are cutting the lane dito sa top lane naman. Medyo wala atang napaparm dito ang, layo, ang ating Claude. And now, maiipit. And napatalon ang ating Claude. And now, the damage. And I think Claude is gonna go down. Oh, there you go. 3-0 ang ating Kadita. Oh my God. Yes, and the score right here is 5-0 in favor of RH Revenge. Si Mi, napakaganda pala gumamit dito ng Kadita. Yung pag-uwing aggressive. Ayan, there you go. Another one. Grabe. Tingnan mo naman yung damage na dun sa Digi. Oo. Grabe. At yung ubos. Ubus na ubus yung buhay agad doon. Tapos tingnan mo pa, alam naman natin ang first kill ng isang Rock sa early game. And now, 3 minutes gaming, 6-0 po ang ating score. Kailangang magising ng exaltation dito dahil medyo pinabaog sila doon ng cutting Kadita. Pero alam naman natin, meron silang clone. But still, may cutting naman ang ating RH Revenge. Yes, so meron silang pang late game, no? Lahat sila. Pero grabe, Kadita is dominating this early game for this round 3. Sabi ni Christian G. Miole, tropa namin yung si Mi na gumagamit ng Kadita. Naku po. Kaya pala support na support. Madami supporters. Thank you so much sa mga supporters ng RH Revenge. And there you go. Another kill from Unli Pops. Nope. Hindi siya inabot doon. No? Oo. Eto na four-man rotation na nga kaya ang ginagawaan dito ng ating exaltation para sagot sa kanilang rotation naman ng ating RH. Pero eto, makikita kaya sa mid. Nagkakakitaan ata sila dito sa mid. And now, and another kill. No, pero hindi inabot. Yun yung masakit sa first kill ng ating Kadita. Yung patalon-talon. Oo. Pag nahuli ka doon talaga, yung second skill niya mawawala ka. Second skill, mawawala ka naman sa amor. Promise. Eto na nga po, sinasabi na nga natin. Meron na po siyang range dito pero hindi siya makakapag-set because wala siyang follow-up. Medyo wala pag defense sa item dito. Ang ating Minotaur kaya medyo makunta dyan. And Corbiel, mga kaibigan, tinawag na dahil nakita siya doon ni Tiki. But let us see, nakuha na yata ng RH Revenge and Turtle. And there you go. Oh my God, napakasakit kasi talaga na binibigay na damage wala yung Kadita. And now, mahuhuli pa ata yung Chu. Naku, Chu! What are you doing there, the Way of the Dragon? Pero where is the follow-up? Wala na siyang follow-up talaga doon. Naka-trigger out pa mga kaibigan. Nang sasay ko na lang dito si Chu. Kabila ata na dad. Pero hindi, mahuhuli. Alalieli hate na to. Na-corner ka doon, sir. Nakakita ka na ba Chu na-corner? Ayun, huli-huli. And now, sumasagot na naman dito. Digi na naman ang target ng Kadita dito. Pero na-shutdown siya doon. Napakaganda yung Lunox. Pumapalag yung Lunox. Kari yan, napakasakit na. Naku po. Grabe naman yun, sir. Grabe naman yung Abangers Gaming ng ating Grock. Si Kuya Marbs naman, oh, nag-aabang naman talaga doon. Wala namang waiting shed. Pero inabangan na doon ang ating Digi. Napakaganda. Kailangan pa naka-waiting shed. Oo. Bakit siya nag-aabang doon kahit walang waiting shed, di ba? Yan yung mga sinasabi natin. Sa amateur nyo lang makikita yan. And now, 10-1 ang ating score in favor of RH Revenge. Eto na nga po, sabi na nga ba, nakakuha ng momentum kanina ang game 1. But right now, parang gusto nilang kainin yung ating game 3 ng ating RH Revenge. Labas ang RH naman dito. Napakadami. Napan-time journey na naman doon si Digi kasi alam niya siya na naman ang target ng player. Oh, back! Minowan's Fury sa pool yung dalawa doon at hindi nila makakaya dahil may pantakas talaga. Pantakas si Kadita dito pero tignan natin mga kami hindi inabot neto ni Digi. Para itong Alice din eh, no? Napakaganda ng pantakas sa skills dito ng ating Kadita. And right now, 6 minutes gaming pa lang tayo dito. Medyo busog na busog sa item dito, ang RH. Correct. And nagpapashoutout dito si Jack De Leon sa tropa niya, si Kenneth Leho. Salamat po. Ayun. Pashare naman ako ng live jam, sir. And the score right here is 10-2 in favor of RH. Ito naman nga. RH nga kaya papasok. Ba't Demon Hunter ang nakuha dito na ng ating Leomord na magre-relay lang talaga sila sa damage mamaya ng ating Leomord. Sorry, ng Claude. Claude yun eh. And eto na naman po. May pato-bet mga kaibigan. At hindi pa po nakakapag-set dito si Minotaur. And they're gonna go down. And now, double kill mula dito sa Grock. And now, makukuha nila dito yung Turtle. And now, oh my God, nakakuha pa ng double damage dyan. Si Patubig Kadita na naman. And pinipressure ni Leomord pala si Claude sa taas. Kaya masyadong hindi nakaka-farm. And now, medyo push na po yung bottom lane as long as well as
doon sa top lane. Alright, sabi dito ni Noemi, yata seal, or galingan mo dyan, Jampong, hindi kita bibigyan ng magandang lahi pag natalo. Ayan, sabi ni Miss Noemi, yata seal, RH, revenge lang, malakas. Right. Comment nga dito, naku, kasi tinamukha naman. Naku, ayan na naman, sir, mukhang mag-audition na naman po ang exaltation dito, pero tingnan natin, hindi, pinabasag lang po ng RHR ang tower. Alright. Butas to butas lang ginagawa dito ng RH just to get the objective na gusto nilang gawin dito. Pressure na dito yung Exaltation Pride. And now, medyo delikado din ata yung mid turret nila dito. Pwedeng yep. I-push to ng ano, ng RH Revenge. Kore ka dyan. So, alright, so medyo iingat pa rin dito ang Exaltation kasi hindi pa naman tapos ang laban. Oh. However, the score right here is still 13-2 in favor of RH Revenge. And now, tinapos naman yung damage ng ating burst damage ng ating kanita doon sa ating Minotaur. Napakasakit. Napakahapte. At eto na nga po, gusto pa ata nakulong. Dito yung dalawa at nahuhuli lang ata dito si Lunox. Tingnan nyo naman dito. And now, ang sakit, sumagot na dito yung ating Claude, pero hindi pa rin sapat yung damage niya. And now they're trying to get the Jew. And now Mamba out muna, medyo nakatakas nun yung Jew. Pero tingnan mo naman, two men down dito sa side ng Exaltation Pride. Medyo delikado sila dito sa ating game 3. Alright, so dako naman ako dito sa page ng The Manila Times TV. Sa mga nagpapa-shoutout dyan, hi sa inyo, 81 viewers. Like, oh my God. Thank you so much, thank you so much. Guys, gusto nyo ba ng 222 diamonds? Paabutin po natin ng ating 300 viewers. And now, the Lord One is up dito sa ating game 3. Parang makakuha ito ng leader ang ating RH. Medyo hindi na makaalis ng base dito ang Exaltation Pride. Correct ka dyan. So, don't forget to like and follow our stream. Our page, which is the Manila Times TV and the Momentum Esports Battle TV. But look at the damage dito ng ating carry. Medyo walang sagot ata dito ang ating Exaltation Pride. And now, this is a preload ata. Hindi na ata may co-contest doon ng Exaltation Pride. At ito na ang magandang kalamangan sa side ng RH Revenge. Medyo all maganda right. Talaga yung ginagawa ng ano. Medyo maganda kasi pala, I'm sorry, na naibigay sa early game nung kadita. 4-1 and 10 assists ang naibigay niya sa kanyang rankings dito. Tinan mo naman natin. That is correct. So mga nagpapa-shoutout dito sa page ng The Manila Times, nandito na po ako mga sir. So Jocelyn B. Ramos, hi sa iyo dyan. And please do like and share our live stream, mga kaibigan, sa mga group, sa mga GC, sa mga group pages, sa mga fan page dyan, i-share nyo na habang maaga pa dahil magpapabigay si Unipin ng 300 viewers, 222 diamonds. So, again, una pa lang yan guys, una pa lang pamigay natin yan, paabutin natin 300 viewers. But punta muna tayo sa gameplay dahil tingnan mo naman ang ginagawa ng RH. Mahuhuli pa ata dito ang ating June. Teka lang, medyo nakataka siya doon. Nakatakas nga siya doon. So, eto na nga, no, mukhang sinasamahan na dito ni Carly ang Lord. Gusto niya ata nila ditong katukin ang bahay ng Exaltation Pride. And now, they are pushing up doon sa top lane. And now, pressuring naman ng mga lane dito ang RH Revenge para kabugin at isingin. Pero ito, mapapatay! Oh, napatay siya doon! Medyo naging maasim doon, mga sir. Pero tingnan natin, ngayon pala, nakapag-Pinowans Fury dito si Minotaur. And he is going back, mga kaibigan, dito si Lunox. Iniwan na palaban, dito. Lumalaban! Lumalaban ng Exaltation Pride. Napatay dito ang ating kanita daw. Napatay naman dito si ang ating Bellerick. Double kill naman doon ang nagawa ng kanita. But still, na-push yung ating, na-pressure pa rin yung ating three lane sa side ng Exaltation Pride. Pero sumasagot sila doon na at dito na ata rinawag ang Barbiel para mapatay dito yung Minotaur. Pero hindi. At dito na ang ating Tiki at saka si Lunox. Eto na, sabi nila, kaya na namin kayo. Patay dito si Crack. Napatay ng ating Lunox. Pero ito, nahatak doon in the way of the dragon para mapatay naman si Leomord. Alright, double kill na po siya dito si Lunox. And now, that is a wipe out po sa side ng RH Revenge. Pero yung mission nila na i-pressure yung Exaltation Pride. Successful. Eh, ano kaya, pero alam nila na kaya na pala nilang pumalag, sabi dito ng Exaltation. Ano kaya ang mangyayari? Again, best of 5 po tayo. Game 3 pa lang. Lamang dalawang all-1. Dalawang all-1.
ang ating naibigay. Yun yung mga kasaganangan ng mga caster ngayon. Correct. Dalawa na, all one. Dalawa na. All one pa. Diba? Dalawa na nga, all one pa. Yes. And once again, guys, don't forget to share our stream. Ayaw nyo ba ng 222 diamonds? Kahapon may nanalo. Diba? Tuwang-tuwa sila. Again, tulungan tayo, guys. Share the stream. Napakaganda ng laban. Share na share. Like na ng like. And follow natin ang page ng Manila Times TV and also the Momentum Esports Battle TV. Alright. So, eto na. Aha, sa mga kakapasok na mga kaibigan, game right now is RH Revenge versus Exaltation. Alright. Oo, ang mga bagito ng Exaltation Pride bumabalag sa RH. Tinan mo na nga naman. Ano na kaya ang item ito? Item check nga tayo direct para matingnan natin. May palag na nga ba ang Exaltation Pride. Alright. Two items dito sa ating doon. Meron na siyang Golden Staff at Demon Hunter. Samantalang may Bulwark na pala dito si Nimi. Paglaban. But still, isang item pa lang dito ang Jewit. Which masakit is the end na of yung Kari. You come to take a look at Kari's items meron right here. Meron na siya pati kasi ng Thunder isa Belt. Isa na Thunder Belt and Endless Battle. Kahit yan pala tapos Golden Staff. Grabe na yan. Napakasakit na yan. Medyo lang item tayo dito. Medyo lang item na nga dito ang ating Kari. Kaya yun ang delikado. Tapos pwede pang i-return ng damage ng Beleric yung ating Lord. Diba? And now Athena Shield ang kinuha niya para may panlaban lang doon sa ating Kanita. Magandang maganda yung kinuha doon ng alam ating Lord. Alam mo, ang ganda dito kasi yung Kanita yung nag-hold ng early game. And then, eto na nga si Kari, ang mukhang tatapos nito. Pero tingnan natin mga kaibigan dahil iba rin ang depensa nito mga Exaltation, no? And I have to commend them for doing a great job dito sa pagdedepensa ng kanilang tore. Ayan. Magandang-maganda naman dun. But still, ay magandang mangyari dito, Ate Mili. Makakuha ng magandang setup dito yung Minotaur tsaka yung Blazing Duet. Correct. Pero still, hindi ko kasi hindi ko rin maano kasi meron ng Beleric. Ang ganda diba? Sana. Pero eto na nga mga kaibigan, parang ready-ready na dito magka-range si Minotaur. Nag-iitay lang ng tamang meron naman ulti naman kinas dito. Oy, pero nakuha Lord. Dito ang Lord. Pero are they gonna go for a kill or for a slash? Lord, sure to, ito na nga po. Ito nga, may isang pulang Minotaur natin dito. But Danger Shield mula dito kay Beleric. Patay dito ang ating Kanita. Pero patay din si Beleric dito. At nakunahan is stabable pala dito. Kulang yung damage talaga ng ating Exaltation Pride. Napakasakit ng Kari dito. At doon pumuntikan, maubos. Pero nandoon pa si Chunaka. Takas pa siya doon. Kailangan yung minions, ni defensa. Yung minions na andun na sa base nila. Koreka dyan. So shoutout ako kay Mark Antonita. Please sama. Yan. Thank you so much for sharing the live. At eto na nga mga journal. Mukha magkakaroon ng 2-1 dito sa round 3. Tama? Round 3. Yes, round 3. Alright. So meron pa tayo. Round 4. And now, 2-1 ang ating score. Nakuha nila ang Game 3 RH Revenge. Congratulations. Sabi na nga, di ba? Pwedeng bumawi at bumawi. Now, it's a 2-1. 2-1 situation. Ako, Exaltation. Ano na? Ano na nga po kaya ang nangyari doon? Kasi nga, yung Beleric, napakasakit. At saka yung ginawa na early game ng ating Kadita, napakasakit. Naging effective ang Beleric dito sa pag-counter dito kay Claude. And Kadita naman yung naggawa ng gameplay dito sa ating early game. Napakaganda. And yes. Now, 2-1 na po ang ating score. Best of 5. Mati 3-1 nga kaya ng ating RH Revenge. Or meron tayong Game 5. Yan na nga po yung sinasabi namin. Mahirap magsalita. Kasi magagaling talaga yung mga teams natin correct. Nakapasok dito sa ating quarterfinals. Pinaghandaan kasi talaga nila to, mga sir, no? And now, shoutout naman sa kakapasok lang, Miss Emery Militsala Atienza, na friend ko mula pa sa Baguio. Thank you so much. Kakapasok niya lang. Pa-share naman ako ng stream na nanonood sila doon sa Baguio. Okay, so nagpapa-shoutout din dito si Boss DJ Daniel. Pa-shoutout din sa girlfriend niya, si Nicole Manalo. Yeah, alright. Again, relationship guys, goals. Thank you so much pag-abang sa atin. But before natin ibigay ang ating Game 4. Magbabalik po kami. Diyan lang kayo. After commercial break. We'll be right back.
mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! May katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita. We are back again, guys, dito sa ating last day ng quarterfinals. 2-1 ang ibinigay na score dito ng RH Revenge. Napakagandang pagbabalik. Kanina po, 1-0 ang ating score. Una nakakuha, Exaltation. At sabi ko na nga ba, sabi nila, may pagbawi. At ang ngayon, RH. Nasa na momentum? Nasa RH. RH na. And of course, dito na tayo sa round 4. Alright, diba? Round 4 na po ngayon sa game number 1. So, sa mga kakapasok lang ng lalaban ngayon is RH Revenge and Exaltation. Ayan. Yan. Again, guys, don't forget to like and follow our page sa mangyayaring season 2 at sa mga iba pang events ng Momentum Esports. At meron na po tayong public group na community. Check nyo lang po dun sa tabi ng Momentum Esports. Pagpunta kayo sa aming page, search nyo lang dun. Momentum Esports Battle TV community. Yung may community. Yan. Public group po natin yan. Palawakin natin ng Momentum Esports community. And again, eto na, nagpapasok na ulit ang sabi nga ni Sa or SA Sky, Good Luck RH Revenge Rampage Homicide Esports. Ah, yung pala yung meaning. Nakalimutan ko din kung bakit RH sila. And then, nandiyan naman din yung mga fans ng Exaltation Pride. Yes, pwede pang bumawi. Pwede pang bumawi, mga sir. Ito ba yung sinasabi ng mga bagito? Sino nagsabi nun? Meron na kasi nagsabi kahapon na medyo bagito daw yung Exaltation. Bakit bagito yan ba yung mga ano? Bagito, parang ano siya. Bata talaga. I think meron silang 16, may 15 sila. Ay, meron nga akong 14 eh. Ha? May nakikipagrelasyon ka nga sa 13 di ba? Sa grade 2 daw. Ay, hindi mo pa sinagansag. Nahiya ka pa. Sa mga fans si Ate Mili, yun po yung sekreto ng Ate Mili nyo. Nakikipag-relation sa 13 years old. Hindi, but still, sa ating Momentum Esports Battle, may mga bagito din. Tinan mo, mga bagito itsura ng Exaltation Pride. Yung iba pala, may players sila ng Exaltation. But, game of 4 dito sa ating first game. Yes, round 4, game 1, RH Revenge versus Exaltation. Mga sir, pa-share naman ako ng live dyan. Sa mga wala pang sharer badge dyan, baka naman. I-share naman. Pa-share naman ako, ladies and gentlemen. Exaltation nga, babawi nga kaya or magiging 3-1 gusto na ko makakita ng pagbawi na itong mga Exaltation. And gusto ko mga epic comeback eh. Yung mga epic comeback na ganyan, yung mapapasigaw ako, yung parang kahapon, nabigyan na naman tayo ng trabaho. Halos mamaos ako sa Mortal Gods, naku! At gusto ko, Ate Millie, bigyan nila tayo ng trabaho dahil ang trabaho natin ay mamigay ng diamonds natin sa atin ng Unipin. Again, 300 viewers, guys. Napakabilis natin yan. Kahapon, napakabilis nga natin mag 500 Luna. At mamimigay kami ng 222 diamonds and 333 as well pag naka 500 viewers tayo. Again, kung di naman tayo sa ating draft pick, binanin po Fran Leo Morta Exaltation sa side naman ng RH, your team Harris at picking. Amy. And now, they're getting RH, Lunox and Aguad. Sagot naman, sila naman ang mag-crack dito, Exaltation Pride. Sagutan lang ng pickings, kung mapapansin. Helker. The way sila mag-picking, kung ano lang yung nakuha picking. Nagpapalitan lang kung ano yung nakuha nung kabila kanina, pag na-open sa atin, tayo ang gumamit. Exactly. Diba, ganun lang sila. Yan yung sinasabing meta heroes talaga yung ginagamit nila. Alam mo kasi yung mga pinag-aaralan dito ng bawat teams, kasi yung banning, kasi sa rank game, kasi dalawa lang ang ban. So, yun yung mga nakasanayan nila. But right here, diba, tatlong beses sila nagbaban. So, kaya medyo decided talaga yung kanilang. Kailangan talaga na pag-isipan na paghandaan ang banning and also picking. Yes, and again, John Elise Ramirez, thank you so much for watching. Sana makita ko kayo sa June 14, lahat ng ating fans dito sa live stream, di ba? June 14 po, Fisher Mall,
Quezon City, Quezon yes. Avenue. Again, tamos naman ang ibinigay ng ating RH sagot sa kanilang Hellcurt. Hellcurt at Esmeralda to, Ate Mimi. Oo, oo. Akay is banned. Respect banned. Binanda yung Akay kasi wala pa yata tank or wala pa nga okay na tank tong RH. But Minotaur is open though. Oo. Diggy, I think they should ban Diggy. Oh, Gary ang binanda dito. Wala pa kasi silang ano, yung marksman. Oo. Pero medyo... okay. Leomord wala rin. Leomord kasi ay, na wala binan ang Leomord. Binan kasi na... Chu is open. Ayan, kukunin na yata ng RH. Pwede kasi nilang itank dito yung Chu, diba? Chu! Oh, ay, I think. Ginamit ko rin. Ginawa ko rin yun. Tank Chu. Oo, tank Chu. Tapos ako lang yung tank. And then lahat sila, ano, damager. It's really effective pala, no? Yes. Ang maganda dito sa pagkakas ko dito, nakakakuha ako ng, ano, ng tips. Idea. Ng idea, yes. Ay, maganda. Oo, kaya kaya ko talaga mag-solo na. Lagi na lang ako mag-isa. Oo, lagi ka namang mag-isa eh. Oo, so kung gusto niyo daw po ang sabayan ng Ate Mili nyo, yan, samahan nyo. Cancer, ayoko kasing samahan ng cancer kasi ito. Diba? Galit tayo sa cancer, but still, oh, Minotaur. Si Raptor naman ang gagamit ng ating Martis, the disabled, na nagwagi pa kanina, mm-hmm. yung disabled, medyo hindi ata, diba, sa game. Wala kasi, kulang kasi sa follow-up or sa ano, sa ano yun. Pero, ang maganda dito, pero maganda dito, na open yung Kaja. So, secured na secured, yung pagbitas dito sa side ng exaltation na makakuha ng kahit sino dito sa RH and now Minotaur just to get the crowd control and Blazing Duet Purify, I'm sorry. Purify, yeah. Purify naman dito. Again, oh, Fisher Mall. Fisher Mall? Quezon Avenue, Quezon City, official venue natin sa ating Grand Finals. That will be June 14 and mangyayari dyan is World Card Semifinals and Finals Gates open at 10 a.m. Upper Ground Floor Event Center. So, hatakin nyo na ang families, ang friends, ang mga co-MLBB players nyo dyan, mga ka-squad nyo dyan. Again, guys, don't welcome forget to like and share Legends. Our live stream. Again, punta na muna pala tayo dito sa hinihintay nating Game 4. Again, tungkat po ang ating score. Pakilala ko muna dito ang side ng Exaltation Pride. Si Kite pala dito ang gagamit ng Grox, si Serial naman dito sa ating Esmeralda, si AG ang gagamit ng ating Hellcurt, si Ramo again dito sa Martis, at si Shin naman para sa ating Kaja. Alright, dito si Mi for Lunox. Alright, Shay for Claude, Only Pops for Chew, Mars for Thamos, and also Mac for Minotaur. Napakasakit dito. Oy, pumasok sa loob! Ginagawa mo dun, sir! Nagpaasip doon si Lunox and now napatay siya dito ng ating Esmeralda. Napakasakit. Oh no, Grock ang nakakuha doon. Pinapapos kasi ayun na nga. Nakita so, naman natin. So, RH ang nagkuha ng boss dito. Again, meron kasi silang 2 minutes boss each team bawat game. Kita nyo naman guys kung bakit nagpapapos ang RH. Medyo nagkameron siguro. Medyo so, na ano, mag-delay siguro. Na-delay siya. Pumasok eh. Kita, huli cam siya doon. Nahuli cam siya doon. Again, guys, ayaw nyo ba na 222 diamonds? Pa-share na ng ating stream. 300 viewers, 222 diamonds. Mananalo kayo mamaya. At ipapakita namin yan pagkatapos ng ating game. And shoutout daw dito kay Gilbert Mercado Gutierrez. Pa-share naman ako ng live dyan, mga sir. Again, Mr. Israel Ohinal is now again watching sa ating stream. Si Shay ata mahuli dito. Again, nagulat sila. Another one na nakapag-flicker out pa. Pero yung double kill. Kung mapapasin mo yung Abangers Gaming ng ating Exaltation Pride na 8 Bulaga, yung dalawa doon sa may bottom lane. Paano yun? 8 Bulaga. Oo, pagdating doon eh. 8 Bulaga. Nga dito ang ating Cloud at saka Minotaur. And now, medyo 3-1 ang ating score in favor of RH Revenge. Ano pala? Ay, Exaltation! Exaltation. Nagkakaguluhan na ako. Medyo napunta kasi ako sa paningin ko yung RH Revenge. That is great. Okay lang yan, sir. Ayan, yun ang kinukuha ng club. Tamang farm. And also, habang wala pa masyadong movement, 79 viewers, baka naman gusto nyo pong i-share ang mga ang live natin, mga sir, sa mga wala pa pong share badges right there na nanonood. Yan, isa-shoutout ko po kayo, mga sir. So, alright, hi sa'yo, Patrick Somoza. Alright. Ito na ang format rotation ang ginagawa dito ng RH. At Dark Nightfall, ang kinastilo para habulin yung side ng RH. Ito, mahahuhuli ata yung dalawa. Pero ito, order of the case ata. And now,
Oh! Grabe naman yun. At eto na nga po si Lamos. Bakbaka na natin, Billy. Eto na. Nagkakagulo na sila dito. Pero mapapatay ata dito. Double kill. And ready na po. Baka pag Minowans Fury and tamang bakla dito ng Exaltation. Pero tingnan natin, no, mga Sir Lucky. Nakuha na lang nila ang third down. Ang ganda agad ng sagot doon ng RH. Laban sa Exaltation, Pride, and now 3-4 ang ating score, but still, if you come to take a look, Exaltation was the one who initiated the clash. However, kulang po ang damage nila. Sabi ni Leonard Roldan, galingan nyo mga bata ko, Exaltation, Pride, yan! Leonard Roldan, baka naman pa-share na, pwedeng pa-share ng teka, yung shotgun ay hindi kinaya. Martis is down and to the rescue na po sila dito, no? Tingnan natin, apat ang nasa top lane, papunta na dito. Eda, ayun na nga, figure out, and then the way of the dragon doon mismo sa loob ng torre, medyo maasim mga sir. Pero dahil dito na yung Kaja, at saka, sino ba yun? Medyo hindi ko nakikita. Mino One's Fury, ready na ba ikas? Ayun na nga, tamang-tama ang timing mga sir. Oh my God. Ang nangyayari dito sa Exaltation Pride, medyo hindi nila nakagawa ng paraan yung pag-invade ng RH, and now they are trying to get the resources. Oh, napakabilis naman maglaho doon mga sir, hindi ko nakita kung sino yon. Galit na galit, punit na punit. Hi sa'yo, Julius Magbanwa. The second, pa-share naman din ako ng live. And also sa mga hindi pa nag-share dyan. Rachel, Rachel, hi sa'yo dyan. Sissy, pa-share naman ako ng live dyan, sis. And eto na nga, mukhang gagambangin na po dito si eto, Elgard. Eto, mahuhuli ata dito si Elgard. Medyo bulak ang RH dito, pero ito, pampalang ata. Another Minowans Fury will be castled right here. And na-cancel po, mga kaibigan. Napakatagal po, pero yan ako, na-cancel. And do, blazing to win, mga kaibigan. Pero nahuli ng Divine Judgment ata dito, pero hindi sapat dahil 4 man pa ang bata, ang bukas na bukas para dito. 4 man down pala dito ang ating Exaltation Pride. Yeah. Medyo sayang yung damage. Gaya na sana, oh. Kaso yung damage. I'm really sorry about that. 4-man down pala ang side ng ating Exaltation Pride. And now, this is a very not good situation because 3-12 ang ating score. Medyo lamang na lamang ang RH. And now, makukuha pa nila ang turtle sa side ng Lunox. Alright, so yun na, share na nito ni Rachel. Thank you so much, Sissy. And also, nagpapashoutout si Raymer Zabat. Alright, okay, hi sa'yo, Raymer Zabat. Pashoutout daw kay Jerome Benipayo. Yan, again, game 2 natin, Laser Vicious Kings versus HW Esports. Pag makukuha ito ng RH Revenge or else, makakakuha pa ng comeback dito ang ating Exaltation Correct. Pride. So, puso lang, sabi ng Exaltation Pride dito, ladies and gentlemen. Sabi nga nila, hanggat may turret, huwag tayong susuko. Na out of position lang sila. Bakit? Ate Billy, tingnan mo naman, medyo lagi nanguhuli kasi yung Esmeralda. And now, the way of the dragon, lampasan to lampasan ang ginagawa. Ako, nakapag-player out pa rin. Patino, marami na magandang setup pinakita doon ni Minotaur, no? Kakasabi ko lang, hindi nila magawa ng sagot yung ginagawang aggressiveness ng RH right now. And now, nababaog dito yung ating Esmeralda. 0-4 ang kanyang score. Kailangan lang nila. Takbo lang sila dito. Naku, eto na nga po. Pinasok sa loob mismo ng Tori kahit wala bang Crimson Esmeralda. Ganon na nagiging ka-aggressive etong RH Revenge. And eto na nga po si Grock. Nag-iisa pero wala pong follow-up. Oh my God, the way of the dragon. Dito kay Grock at patay ata dito. Tignan mo, kombo-kombo naman dito. Sa loob mismo na Tori. Grabe naman yon mga RH. Grabe, ang pinapakita ng RH dito. Si Mi ang gumamit kanina ng kanita and now siya ang gumagamit ng Lunox. 5-1-10 ang kanyang score. I think siya yung mage god dito ng RH. So ayun na nga, diba? Shoutout daw sabi ni Season Kira. And shoutout daw kay Joe Marie Rafael. Sabi ni Yo Regis, hi sa'yo, Chan. Alright. Pa-shoutout naman dito kay Miss Argeril Forte na sabi niya sa akin kagabi hindi siya makaalis ng Grandmaster 2. Shoutout naman dyan. And now, look at the damage na ibinibigay ng ating Tamus. Double kill, pero mapapatay siya ng ating Gadja. But still, 4-man down again dito sa side ng Exaltation Pride. Exactly. Kung mapapansin mo, wala pa po nga napupush na turret dito ang Exaltation. And RHR is doing a good job on doing
this yung objective nila. Objective wise sila comes, dito Ate Mili. When it comes to kill, talagang hasang-hasa at pinag-aralan na nila ang exaltation, di ba? Medyo sabi, parang sinasabi dito ng RH, gusto nilang sabihin dito sa exaltation pride, pinanalo lang kayo sa una. Gusto nyo pang makakuha ng 3-1. Pero ito, tingnan natin kung makakabalik nga ang Exaltation Pride. Yeah. Pero, yung Esmeralda lang kasi dito yung medyo na-out of position Ate Mili. And right now, tingnan mo naman, ngayon pala siya makakakuha ng Calamity Reaper. And 1-6 na ang kanyang score. Hindi magandang standing para sa isang Esmeralda. Correct ka dyan. So, grabe no. Ayan na nga po mga sir, kinuha na dito si... kinukulong po dito pero nakapag-flicker out. Napakaganda na naman doon. Kailangan ata nila mag-playing safe dito. Wala pa dito yung Claude sa Clash masyado pero ang sakit na nung dalawa which is si Lunox at yes, saka si Tamu. Pumuforman sila doon, no? If you come to take a look, offlane pa rin po dito si Helcurt. Si Helcurt trying to get the side push ang kanyang mission pero hindi ata dahil masakit na nga yung ating Claude. Pero ito, pumapalag na the Way of the Dragon sa Esmeralda para makalis lang sa Clash. And right now, hindi sapat yung disable ata ng Martins, yung tankiness na Tamos. Oh! And a minute one double kill. Mga kaibigan, kanina mapupunta ang Clash na ito. And ayun na nga, nag-iisa na lang dito. And mukhang masasilence pa. And hindi na, naku, muntik ka na doon. Nakaganda kasi ng attack speed talaga. Pag nag-gash siya doon ang kanyang first kill. Tingnan mo naman, 4-1-15 ang score ni Max sa kanyang Minotaur. Ibig sabihin, busog na busog yung tank ng ating RH. RH, no? Ano, killer tank. Killer tank ang nangyayari dito. And then, 15 assists, ibig sabihin, yung lahat ng 15 kills na ibigay niya ng maganda sa RH. Exactly. So, the score right here is 7-22 in favor of RH Revenge. And 8 minutes and 46 seconds lang, mga sir. Napakabilis ng pangyayari. Kailangan may mapitas na damage dito ang ating Kaja na si Shin. Kailangan siya gumawa ng play dito, pero flicker out muna para kay Rabo dito. Pero mamumuli ata dito ng The Way of the Dragon na naman. Pasok ng Esmeralda, nakapatay. Patay ang Minotaur dito. May Tori sila. Ang sakit ng Tori dito. Hindi pinapansin. Mga kaibigan, and nakuha na po dito si Claude, mga kaibigan, and boom! Nakalaman dito. Grabe naman yun si Savage! And now, it's a Savage mula kay B! Grabe si Lunox! Lunox lang malakas! Sabi ng RH dito, and that's it, Ate Mili. May isa na namang RH ang makakapasok sa ating semi-final. Kitang-kita naman natin, sir. Tamang-tama natin ang intense, pero grabe yung RH Revenge. Napaka-grabe naman nang ipinakita ng RH doon. Huling minuto, naka-savage pa si Mi. I think siya nga talaga yung mage god ng RH Revenge. Wow, mage god? Yes. Ibang klase. Ibang-iba. Grabe naman, sir. Look at, siya na naman ang MVP dito. 12-12. What is... ikaw muna. Hindi ko maituloy. Anong nangyari, mga sir? Sabi ka nito, pinauna lang gusto pang manalo. Parang ganun ang gusto nilang sabihin. Pero I have to commend Exaltation for being such a great sport. It was a wonderful battle, right? So, yes. And now, guys, congrats again, RH. Sila ang pangalawang RH. So, ibig sabihin, dalawang RH ang nakapasok dito sa ating semifinals. Which is RH Main and RH Revenge. Congratulations again. And a GG well played naman para sa Exaltation Pride. Maganda yung pinakita nila. At least, hindi sila na 3-0. Diba? Para mas masakit kasi yung pag hindi ka man lang nanalo. Correct. Again, guys, don't forget to like and share our stream. Follow the page of Momentum Esports Battle TV as well as yung ating The Manila Times TV. And of course, we're gonna have a commercial break. Next will be Laser Vicious Kings versus HWE Esports. Lahat ng yan sa aming pagbabalik. What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and researches. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most.
It's free from distractions and you can really focus on studying. The Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for Future Businessmen, Vision Club for Future Photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council President, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I thank the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! May katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita.
to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. And we are back again, guys, dito sa ating last day ng quarterfinals. At eto na nga, nakuha ng RH Revenge kanina ang slot doon sa semifinal sa June 14. And right now, main event, Ate Mili, Laser Vicious Kings versus HW Esports. Sino nga kaya sa kanila ang kukumpleto sa walong teams na maglalaban-laban sa semifinals sa June 14. Alright. So, sa mga hindi pa nakakaalam, this is gonna be a quarterfinals, no? Yan. Quarterfinals pala po to. Ayan na. Fisher Mall, Quezon Avenue, Quezon City, ang ating official venue ng Grand Finals, Semifinals, and Wild Card. Again, gates open at 10 a.m. Again, guys, free admission yan, Ate Mili. Kaya magsama na kayo na lahat ng tropa nyo, family and friends, pinsan nyo, jowa nyo, girlfriend, boyfriend, lahat na isama ninyo para makapanood kayo. Kung di kayo nakapanood ng MPL last time, bibigyan namin kayo ng mala show na MPL dito sa ating Momentum Esports. That is correct. So, sa mga kasquad nyo rin, yayain nyo na dyan sa Fisher Mall. Napakalapit lang yan, nasa Quezon City yan, along Quezon Avenue. Sa mga hindi nakakaalam, malapit po yan sa Plantranco, Muñoz, SM North, also medyo malapit. Pero yeah, dyan lang yan, dyan lang yan, mga sir. So, free admission to. Kung walang entrance fee, wala kayong pabayaran. Wala kayong problemahin. Time nyo lang ang kailangan namin. Yeah. At sabi nga namin, abangan nyo ang aming mga guests dun sa ating Grand Finals. At saka yung mga ipamimigay ng ating Momentum sa mga Esports. And of course, hatid sa inyo ng Unipin and ng Fisher Mall. And thank you so much as well, syempre, sa The Manila Times TV. Because this league is made possible by the Manila Times TV. Eto na, pasukan na ang mga Laser Vicious Kings fans and HW Esports. Again, guys, 300 viewers po tayo. Mamimigay kami again ng 222 diamonds kagaya kahapon na umabot pa kami ng 500 viewers. Kaya may nanalo din ng 333. Yes, congratulations sa mga fans ng HW and also ng Laser Vicious Kings. Alright, i-share nyo naman ang live stream natin. Let us support natin. Yes, let us support our favorite teams. Ayan. Ako rin, nag-share na rin ako ng live sa ngayon, no? Kung alam nyo. Sabi, napakadami na ng fans agad dito ng Laser Vicious Kings. Nasa na ang fans ng HW. Laser Vicious Kings fans, pwedeng kayo na ang manalo ng 222 diamonds. 300 viewers po ang kailangan natin sa unang ipamimigay. After ng main event namin, pag na-target natin yan, papakita namin dito sa aming screen, makikita nyo sa aming background, mag-roll tayo at malalaman natin kung sino ang mananalo nan. Kaya sabay-sabay po nating i-share ang ating stream. Yes, that is correct. Okay, so yes, tamang shoutout muna ako dito sa mga nanonood. So, sabi ni Julius Bagbanwa the second, thanks po sa pag-shoutout. Down ko na po ang pag-share. Thank you so much. Oh, and, by the way, Paula, hi there, Belchiwap. So, yun yung kasama ko sa ano, sa sayaw-sayaw, ganyan. Wow, nasayaw ka pala. Saka nasayaw sa poll? Oy! Sabi right naman dito ni Stephen Asher Constantino, go Laser Vicious Kings and Ally. Ali, Hannah, Anna. Good luck, Laser. And lahat Laser ata dito. Cheryl Ann, Seda, Laser, Den. And good luck, Laser. Maraming salamat. Ni CJ. Oh, thank you so much. Oh, nasa na yung HW fans dyan. Magpapatalo ba tayo? Pa-share ng ating stream. 300 viewers. Tumataging ting na 222 diamonds ang ipamimigay hatid sa inyo ng Unipin. Unipin lang ang malakas. Kaya kung gusto po bumili ng discounted diamonds for Mobile Legends, punta na kayo sa unipin.com Philippines. Yes, nandiyan sa ating pin post. Nasa pin post po correct natin. Correct ka dyan. And then sabi ni Keon Briggs Borromeo, pa-shout out naman po. Pa-shout up naman po. Yan alright. Hi sa'yo, Yuri Vale or Valley Between. Alright. Thank you so much for sharing the live. Sabi ni Julius Magbanwad the second, kailan po kaya ang laban ng DNF? Tapos na po. Tapos na ng
Pasok na po ang Donkey and Friends sa ating semifinal. So next na laban nila is June 14. It's an offline tournament pero ila-live stream din po natin yung magaganap yes, na grand finals dyan. And Colleen Cruz, hi sa'yo dyan. Thank you so much again. Guys, share lang tayo ng share para maabot natin ang 300 viewers na magkakameron kayo ng 222 diamond. Exactly. And shoutout ko na rin to si Kian Bricks Borromeo. Pa-share naman ako ng live dyan. Hi! Thank you so much. Again, guys, si Michael Homer Lee at si Israel Ohinal ang nanalo kahapon Ate Mili. Nanood lang sila, nag-share, umabot ang taas ng community natin kahapon. At alam kong kaya-kaya natin din yan paabutin ngayong main event natin. Yes, so once na mag-share kayo ng live stream, make sure that will be on public para makita po namin na talaga nag-share kayo ng live stream. And of course, once na makita ni Unipin na 300 viewers na tayo, that's the time that we will be giving away 222 diamonds. Yeah, tumataging-ting at baka naman na mabigyan nyo pa kami ng 800 viewers. Alam nyo ba ang ipamimigay? Walang iba kundi ang isang Starlight member. Alright, so nagpapa-shoutout dito si Cheryl Ann Zeta. Hi sa'yo dyan. Sissy, pa-share naman ako ng live. Make sure that's public. At na, ito na. Thank you so much. Kakapasok lang ni Miss Shera Heaven. Si Miss Shira ng galing Kota, Lucena City. Hi ito sa'yo. Ito naman, baka ngayon lang kakasara ng ating Pisonet at saan ang tindahan. Si Madam Pisonet, abang na abang. Ito, paabot na abot pa sila sa main event. Again, Laser Vicious King or LV, tama ba? LVK, ang inaano nila kanina. Para sa NCR. At HW Esports ang maglalaban sa main event. Again, guys, pasok, 7 teams na ang pasok sa ating semifinals and now we are waiting for the last spot kung sino ang makakakuha nun. Guys, again, magkano nga ba yung price natin dito? Of course, tumataking-ting na 35,000 pesos and with a GAB license. Na lahat ay pinapangarap yan ng ating MOBA players. And right now, ipapamigay yan ng momentum para sa ating mga amateur and semi-pro. At sa mga nagtatanong dyan, lagi ako kinukulit sa chat, sa page. Season 2, kailan daw? Ipo-post po namin yan. Abangan nyo sa ating page. Meron na po tayong public group sa atin. Meron tayong community. Yes, Momentum Esports Battle TV community. Public group po tayo doon. Doon yung malalaman, guys. Okay? And catch us dito sa ating live stream. At abangan yung mga ilalive din natin ata regarding sa esports dito sa Momentum. Kaya abangan nyo yung live stream natin lagi. Ipo-post po namin yan, guys. And now, sabi ni Alexander, yun na nga ba? Na ano man ba to? Si Miss Alexander? Or, Mr. Alexander Pescador Olivar. Shout out naman po, marami pong salamat. Again, guys, best of 5 tayo dito sa ating main event, Ate Mili. Medyo ina-ice lang nila yung ating mga players. Medyo hinihintay pa natin. But don't forget to share our stream, guys. Ayaw nyo ba ng diamonds, di ba, Timili? Kahapon nga. Yes. Tuwa-tuwa. Yung dalawang winners natin, 222 diamonds, pwede na pa bumili ng skin nun? Or dagdagan na lang, no? Oo, dagdagan na lang. Kasi 260 kasi minsan nagkakaroon ng discount, nagpapadiscount to si Mouton, di ba? Merong 188. Minsan 100 plus na lang 169, yung mga ganyan. Pati meron na tayong coupon sa Momentum. Sa Mouton. Sa Mouton. Meron ng halimbawa 50 pesos, 50 dayas, or 20, di ba? Pwede na lang mag... Oo, tama. Yan. Again, 333 dias naman ipamimigay natin pag umabot tayo ng ating 500 viewers. Thank you so much, guys. And sabi din naman nito ni Alay ba to ang pronounce? I'm sorry, ha? Alay Hana Ana. Or Ali. Ali ata to, no? Diba? Galingan nyo, Laser. Papakalbo daw si Bench pag natalo. Maalakuya dogs lang dito. Ate Mili, may magpapakalbo daw. Nako. Pag natalo ang Laser Vicious Kings. Medyo maganda ata yung laban na ibibigay sa atin ng main event. But don't forget to share our stream right now. Medyo maunti pa ang ating viewers right now. But still, mas maganda kung maraming sharing. Diba, Ate Mili? And now... Okay. And now... Na ito na, sabi naman ni... Sorry, may inaayos lang ako, mga sir, no? Tingnan sabi natin. Sabi ni Zaf Doronila
Go Laser Vicious Kings. Napakadami naman dito palang ayan, pads okay na laser. Ayan, okay na. Okay na ata dito. Ang mga players natin, medyo abangan lang natin maya-maya lang. Again, guys, Fisher Mall, Quezon Avenue, Quezon City. Wala po kami sa meron kasi nagsasabi kahapon na yung Fisher Mall ba ay sa Mayno Baliches. Ang layo, Ate Mili. meron nga rin nag-PM sa akin, bakit sa ano daw, sa, ano ba yun, Farmers? Farmers? Sabi, anong Farmers? Fisher Mall po. Ito yung mga, dito just pala, nag-flash sa ating background. Nandyan yung Fisher Mall. Quezon Avenue, Quezon City po yan. Again, palike na rin po ng ating Manila Times TV. Yan po yung ating pinaka-sponsor right now. And unipin.com kung gusto nyo bumili ng ating dias, mga discounted dias, just click Unipin Philippines dyan sa ating may pin. Sa ating pin post. Sabi naman ni J. Marca Kilaton. Sorry sa pronounce kung mali ako. Basta Kilaton ang pagkabasa ko dito. Galingan nyo, Laser. Pag nanalo kayo, papainom ako. Nako, naman. Parang gusto ko rin. Parang ano, gusto ko yan. Uminom. Mga ganyang imiken. Mga ganyang... ayan. Mga ganyang... ano? Hamunano. Aba, napakaganda nang sayaw doon ng ating director na si Janelle. Ayun po si Janelle ang pinaka masipag. Yes. At saka pinakagwapo daw kaya para manlilibre si Janelle mamaya. Nako, Janelle, yung mga bagong sahod dyan na producer, wala. Oo, nako naman dyan. Nako, posible. Diyos ko, eto naman daw, sabi naman ni Alekis Alga. Medyo nahirapan ako mag-pronounce dito ng mga pangalan nila. Laser lang malakas! Wow, eto napakadaming fans ng Laser. Again, guys, etong mga naandito po ay nakapasok sa elimination round natin last week, best of three. Mm-hmm. Kaya hindi naging madali yung pagpasok nila dito. And right now, hindi rin magiging madali ang pagpasok nila dito sa ating semifinals because this is a best of five. Pero wag po kayo, baka naguguluhan kayo sa mga nagtatanong ano yung grand finals, best of seven. Bakit daw ganun? Ganun po talaga, sabi nga nila, kanya-kanyang tournament yan. But still, babalik ata tayo sa best of three dun sa playoffs natin. Abangan natin yan, guys. Pero mas maganda kung manunood kayo sa offline kasi dun yung makikita yung mga players, yung excitement na ibibigay pag nanunood ka, Ate Mili, di ba? Mm-hmm, that is right. Yung namibigay ka ng excitement ng... andun yung momentum kasi, di ba? Pag nakikita mo yung sigawan ng mga tao, katulad na lang ng naandito sa ating stream, sabi naman ni Zaf Doronilla, medyo may minemention pala. May minemention pala. Yes, shoutout naman sa inyo dyan, mga sir. Naku, nakakakita ako ng hindi pa maraming hindi pa nag-share ng live natin kasi yung mga nagko-comment dyan, naku, yes. Sana naman pa-public naman po ng share nyo. Pa-public naman, guys. Again, best of five po tayo. Laser Vicious Kings versus HWE. Yes, so medyo natagalan lang yung HWE Sports because nagkakaroon ng error nung login. But I think they're already okay na. Yes. Banning na po sila. Alright, ayan! Eto na nga, ang ating main event, Laser Vicious Kings versus HWE Sports. Eto na, main event na. Makakapasok nga kaya ang Laser Vicious Kings or HW ang kukumpleto sa ating semifinalist. And now, binana dito si Claude sa part ng Laser Vicious Kings. Yes. So, sino kayang ibaban dito ng HW? I think they will be banning Kufra. Kufra? Pag hindi nila binan yung Kufra, pwede mag-first pick ito ng Laser Vicious Kings or yung Harin. Diba? Again, guys, don't forget to share our stream. 300 viewers mamimigay po si Unipin ng 222 yes. Diamonds. Ako gusto ko rin manalo dyan eh. Kaya nga nag-aabang din ako eh. And now guys, ban dito ang Grok ng HW. And right now, Laser Vicious King trying to ban naman ang Esmeralda dito. Ban na naman si Aling Esme. Esme, wala mag-Esme dito sa HW. Sabi ng Laser Vicious Kings, which is a really good banning. But, tignan natin because Kaja, Kimi still open. Those OP mages are still open. Oo nga. Madaming ma-open pa dito. Open dito ang Lunox at Harit combination or Kufra ata dito. Pwede iban. Now, it's a Hellguard ban sa side ng Laser picking. Vicious Kings. Sino yes. kaya ang mananalo dito sa dalawang grupong ito? Malakas na malakas to eh. Doon sa naging nila. And now, right now, Laser. Okay. Laser ang kumuha ng Harith.
about right here sa HW, open po ang Lunox or either Kimmy or who else? Kufra is Kufra. Open. Kufra ay open dito and also the Kimmy. Ano nga kaya? Ayun, tinuha na po ang Lunox. Sagot naman ng ating HW is ang Lunox. Maganda. Gantihan to gantihan lang dito. Lunox ang pinapit. Nilang kunin dito yung Kufra. Kaja. Alright, oh, Kaja. Your team okay, is si picking. Kinuha na po si Kaja. Kuya mo Kaja. Sabi nga nila dito, maganda kasi Kufra. Combination yung Kaja at Lunox. Kasi yung first Leo damage. But right here, take a look. Naku, parang itong picking. Tatlo pa lang sa laser. Tatlo pa lang to. Napakasakit na. Naku, ewan ko na lang. Ng laser kasi hell, Leomord and Harit combination naman dito. And naman, kinuha naman nila dito si Kufra para walang makakounter dun sa Leomord. And now, Kimmy, ang kukunin naman dito. Wala pa silang core tank dito. Pwedeng iban dito ng Laser Vicious Kings. Ang Minotaur and Akai. Sino kaya ibaban nila? I think they're mamaya. Gonna... Oh, okay. So, double mage yata ang mangyayari. Or siguro marksman build. But I don't know. Sabi ni Colin, oh, thank you for following Colin Cruz. Thank you so much. Alright! Ayan. Thank you. Again, your guys, don't forget to share... our stream because mamimigay kami ng 222 diamonds pag umabot tayo ng ating 300 viewers. Yes, thank you so much. Only here at Unipin. Ayan, thank you so much, Unipin. Baka naman yung casters din. May libre naman. Baka naman. Eh. Pwede na sa akin ng 100. Naku! Naku po! Eto na po, ang kanilang third ban. Pwede sila mag-ban dito. And, ban nila. As I said, pwede nilang iba ng Minotaur and makukuha open naman dito ang kanilang Akai. Akai nga kaya or Chung ang itatank dito ng ating HW. Ano nga kaya, ladies and gentlemen, mag-ingay na ang fans ng HW. Wala pa ako nakikitang fans dito ng HW. Medyo Laser Vicious Kings lang lahat ang supporters. It's okay. So, ayun nga sa mga fans ng Laser Vicious Jano, which is dominating the comment section dito sa Facebook. Pa-share naman ako ng live and let us support our favorite team, mga kaibigan. Eto na, ladies and gentlemen. Sabi ni Mr. Israel Ohinal. Panotify naman ako. Napakasipag talaga ni Mr. Israel Ohinal. Kaya yan ang nanalo kahapon. Yun! Ng ating 222 diamonds. Alright. So, hi daw sa magandang ate ni Ali Hana-Ana and Nabley. Yan. Hello po. Magandang gabi. I think gabi na tayo ngayon natin. Ano nga? It's 6:02. Oh, 6:02. In the evening right now. So habang kumakain kayo dyan, no, nood-nood muna kayo ng live medyo stream natin. Medyo tumagal ang banning dito. Diba? Pinag-isipan natin. Oo. Oh. Ano na? Huy! Hindi ata magbabat. Wala kayo, sir. Katagalan. Pick pala. Okay, so kinuha nila dito si Bellerick. Medyo... And now sila ang kukuha ng Akai and Akari. Napakabilis nung pick ng Akari at Akai dito. Parang planadong planado. If you come to take a look at Laser Vicious Kings picking right now, ang ganda talagang siguro kapag ito na-execute ng Laser, magiging smooth ang lahat. However, dito naman sa side ng HW, para sa akin, kulang pa sila ng isang pick. But Lunox and Kimmy, it's gonna be, you know, yung objective niyan, lalo na to si Kimmy, ang bilis kasi mag-push. Wala pa silang ang HW, wala masyado ditong a crowd control. Yes, mode. Wala silang CC, it's just the yun lang yung Kaja lang. Samantalang dito naman po nung puno crowd control yung ating Laser Vicious Kings. So I think ang gagawin dito ng ating HW is bumitas lang ng bumitas because ganun yung kanilang lineup eh. Tama. At Team Pitas ang nangyayari dito. Meron silang Kimmy. Meron silang Kaja kasi dito. Tapos balik damage ng Bellerick. But still, napakahirap makontra ata dito. Kasi sino yung mag... Tingnan natin kung paano mag-i-initiate dito kasi si Akai and... Who's that? Sino ba? Kufra. Yun, sila, yun kasi yung mga mag-i-initiate ng clashes. So but it's still, gonna be... Kailangan nila ng may... Pag hindi yung Harit ang nakuha nila doon ng Divine Judgment at na hindi nakapag-hold yung Harit, ang sakit nun kasi hindi ka makakapag-focus kung sino ipo-focus mo yung Leomord or yung Harit. Yes. Diba? Alam naman natin yung likot ng isang Harit tsaka yung kanyang shield. Shield, yep. Mm-hmm.
So, well, yung massive na rin. Yes, well, tingnan natin guys kung sino nga makakauna dito sa Game 1 Best of 5. Pakilala muna natin dito ang side ng Laser Vicious King. Si May ang gagamit ng Harit. Si KitKat naman para sa Leomord. Si Bad Life naman dito sa Kumpra. At si Aya naman para sa Akai. And Strawberry naman ang gagamit ng ating Kari. And dito naman sa HW Esports, we have Alan for Lunox, Shin for Belleric, Pow Pow for Kimmy, and Akuji for Kaja, and the Black Fortune. Alright. Ito na nga, sino kaya ang makaka-game 1 na 4-man rotation ang ginagawa ng both teams dito sa ating game 1 just to secure lang yung mga resources nila. Now HW trying to get ng resources naman doon sa may bandang mid lane, and sa nasagot ito ng ating Laser Vicious. Tingnan mo naman, ganun, ganun na parehas na parehas na gagawin nila dito dahil alam nila naka-1 to naka-1 ang labanan. Naka-1 ang labanan, correct. Paunahang mag-level 4 ang nangyayari dito. Level, kung sino lang una mag-level up dito, magkakameron ng ultimate tsaka yung magandang laban. Correct. So, eto na nga po, it's gonna be a 4-man rotation dito sa Laser Vicious, at talaga pinagandaan nila ang laban na ito against planado, HW. Planado yes. Nila dito, and now, malapit na mag-level 4 si Kaja at saka dito si Lunox. Again, kung titignan nyo po yung lineup ng HW, medyo masakit sila sa early guys. Masakit na masakit sa early, but still, yung Kufra dito, pwede niyang protektahan dito yung Harit. Eto na. Alright. So, wala pa yata magiging clash dito ng mga sir kasi level 3 pala po sila dito. But let us check, mukhang hinahabol po dito ng HW. Medyo hindi pa ata nagkakakitaan dito. Medyo hindi ko makita meron na ata dito Divine Judgment. Kaya medyo mamba out muna tayo dito. Unang mapitas dito ng Divine Judgment. Patay, pero ito makikita ata ni Sinunok. Ito na sinasabi natin kung sino na makauna dito. Pero first blood po dito si Lunox, but ito na nga nakapag-flicker out pa dito Sabi si Chu. Na ba ito? And they are really getting aggressive in it. Aray, ito po. Napakasakit ng Laser Vicious Kings. Medyo hindi kasi ko nagustuhan yung ginawa doon. Bakit si Allen na Lunox ang nag-base check doon, di ba? Correct. So, hi sa'yo, Leander Jonisho. Alright, alam mo na yan. Galit na galit dito ang Laser Vicious King. And now, they have at buff ng turtle dito, napunta dito sa Harit, and now napakasakit ng Harit dito, and now medyo may sagot nga kaya dito ang ating HW round. 4-man rotation pa rin ang ginagawa ng HW, and so, now balik sila sa 2-2-1 naman. So chill lang sila dito, no, yung HW, they're just trying to parang kinakapal lang siguro nila ang kinakapalang nila dito yung gameplay. Ang galawa na itong laser, but tingnan natin, no, kailangan mag... Ito na nga po si Chu, the way of the dragon dito para kay Leomord. Tingnan natin, and he calls for Barbiel, mga kaibigan, para medyo makatakas. Medyo takulang ata doon, tamang takulang doon ang ating Chu mo sa may bandang top lane dahil tinawag ang kabayo ng ating Leomord, but still nakakahanap pa ng objective dito ang ating HW. Medyo hindi sila makamayroon ng objective dito. 8K over 7K gold, 1K gold lead lang dito. Maghihintay lang sila ng mapipitas dito. And right now, ito, 4-man rotation ata. Takbo muna ata dito ang ating carry. And dun sa may bandang mid lane, papunta na si Kufra and Harit. Ayan, iikutan na. Alam to ng ating Lunox. Lunox, and ito na nga, mukhang napapaligiran na po dito. Medyo delikado yung Belleric dito. Baka makita siya dito. Ito na nga po, sabi na nga po. Grabe naman yun, Belleric. At naipit po dito si Belleric, and he is gonna go down. And pumasok na po dito si Kufra and Tyrant Strange dito para kay Kaja. Hindi po nakapag-follow up dito masyado. Napakasakit ang ganti ng ating sagot ng ating Kimi. And now, double kill ang sagot ng HW. She wants a triple kill ata dito, pero hindi pa niya mapapatay yung Akai. Naku sa'yo, ayan! And now, all three ang ating score. Sabi na nga ba, medyo ano kasi doon, nagulat na yung Belleric. Alam niya, apat doon at mahuhuli na siya. And yun, Zaman Force naman mula sa Harit. Mm-hmm. Kaya nadali pa siya ng Hurricane Dance doon. But still, napakaganda ng ganti ng Kimi na si Pau Pau doon ng HW. Correct. Again, don't forget to share our stream. Ayaw yes. Nyo ba ng 222 diamonds for as long 300 viewers lang. Yes, 300 viewers lang hinihingi sa inyo mga sir ng Unipin, and of course we will be giving away, or Unipin is gonna go ahead and give away 222 diamonds. Eto na, tingnan natin, and Hurricane Dance mula dito sa ating Akai, at patay doon si Kimi. Napakaganda ng Hurricane Dance doon, pero sagot agad si Harit sa may bandang mid lane.
patay na patay and mabaot doon ang ating Kufra. And 3-man rotation, kukuha sila ata dito ng objective. Pero naando na yung Leomord, tatawagin ata si Barbiel para lumaban. And yun na, po, kinuha na naman dito si Lunox. Parang lutang na lang dito si Lunox, mga kaibigan. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. And ito na nga po, nakapag-free hit pa. Susugod na Order and Chaos, but Lunox is gonna go down. And now, as well naman doon sa ating Leomord, patay na patay. Kung makikita mo doon, napakaganda ng bouncing ball na ibinigay ng ating Kufra doon. And shoutout dito sa ka-office mate ko na si Roxanne Beniz. Hi sa'yo, Beshi. Thank you so much. Again, pa-share naman guys, ako ng live. Pa-share naman ako ng ating live stream right now. Oh, meron na pala. Berserker Fury pala. Yes, ang kinuha dito. Critical damage ang kinuha dito. Nag-BOD agad dito. And right now, wala pang items dito. Si Leomord tsaka yung Kufra. Kung mapapansin nyo dito, labanan to labanan, pero nakakuha na ng turn end dito yung HW sa may bandang bottom lane. And now they are pressuring the bottom lane dahil alam nila na hindi makakapar masyado doon yung ating carry. Diba? Ito, 4-man rotation right. Na naman, makikita ata doon si Belly Ring at tsaka, makikita ata doon si Kufra at tsaka si Harith, but bamba out muna. Oh! Diba? Judgment! Grabe! Hinatak dito! Nakapag-sprint pa dito. Naku! Napakaganda ng pagka-sprint doon ng ating Kufra na doon. Pero yun nga po, talagang objective lang ang binigay ng HW. Yun lang po talaga ang purpose ng patikip na yun ni Gadja. Patikip na patikip, pero kung makikita mo yung HW Esports doon, objective-wise na naman ang ginagawa nila. Katulad lang ng mga teams na naglaro kanina, napakaganda. Eto naman, Fighter 2 ata dito, yung 2. And Zaman Force, mga kaibigan, and tama nga, paipit lang dito si Akai. Ito yun ang hapon, patay dito yung Lunox. Patay na patay dito yung Lunox. Kinahabon pa dito si Bellerick. Ito na nga po si Chu. Double kill naman dito. Kanina pupunta mga kaibigan kay Harith. But ayun na nga, nang offlane lang dito. Pero si Kaja and Kimmy. Ito nga po, pasagot ni Kimmy. Pero nag-iisa lang dito si Chu. And he is gonna go down. Medyo malalim doon ang ating Chu. Pero ito, gagantihan nga kaya ng ating Divine Judgment mula doon sa ating Kaja. Pero takbo na. Sabi ng carry dito, objective lang talaga tayo muna dito. Laser Vicious King trying to get the next turtle. Gusto nilang makakuha dito ng double damage. Alright. So, ito na nga, kinukuha na ng laser ang turtle, mga kaibigan. At yun na nga, no, nakuha na nila. And, medyo may pagbawi dito yung Laser. Ang ganda ng pinapakita ng Laser. Uy, pero bago pa makuha yung kabayo, patay siya doon sa Kimmy sa may bandang top lane. Patay. Napakasakit naman. So, eto na nga, tamang push lang po dito ang HW. And eto na nga si Kimmy, yun ang sinasabi ko kanina. Eh, no? Ang bilis lang kasi makapag-push, but they are trying to invade the buff right now. And tumatak po dito. And Zaman Force ay pinakawala na ni Harith. And eto na nga, tundaresky dito si Akai. Oh, event ang dalawa, mga kaibigan. Wala na, hindi na makagalaw doon yung dalawang member ng HW. Pero hindi pa sapat dahil napakasakit na. Double kill na nga po dito ang ating Lunox. Oh, eto na nga po mga kaibigan. Tignan natin, but carry itong pinoprotektahan dito si Harith. Grabe, ha? Napakaganda doon. Gusto pa atang lumaban talaga ng ating Laser Vicious King. Pero yung Lunox isa burst damage. Oh, napaka-sticker out. Grabe naman yun, sir. Ibang klase ang laban na pinapakita. Pero si Barbiel dito, hindi na nakagalaw. Wala nang nakaka-hold dun sa Kimmy. Yun yung masama dito sa lineup ng Laser Vicious Kings. Kailangan alamin nila na yung Kimmy ang kailangang unahin. Kasi free hit at imili yung Kimmy dito. Level 11 na siya dito. 8 minutes gaming pa lang tayo. Ibig sabihin, napakaganda nung farm na ibinibigay ng HW sa kanilang damage, which is yung Kimmy. Correct ka, Chan. So, sa ngayon, the score right here is 10-9 in favor of Laser Vicious. And ang time natin ngayon is 9 minutes. Oo, eto na nga po. Sino nga kaya ang makakakuha ng ating game 1? Medyo lamang sa ating objective sa mapa, yung HW Esports. Pero sa kill naman, napakaganda na ibinibigay dahil 10-9 ang score. Eto, Hurricane Dance naman. Ano kaya dito? Bakit tumalaban sa 4? 1v1 sa 4 ata ang gusto ng Akai dito. Pero hindi, mamba-out muna tayo dito. Masakit. 1v1. Mahirap makapag 1v1 sa 4. Yan ang tatandaan nyo, ladies and gentlemen. And right now, alam nila. Alam kaya nga nila dito. Oh! Kufra, nahuli dito na bouncing ball ang ating Akai. Pero napakasakit talaga ng damage nito ni Kimmy. And I think Bellring is gonna go down. At ito, sumasakit na rin po ang carry dito, mga kaibigan. No, no? Tignan natin, umaatras ang Laser Vicious because they are gonna go for
the Lord HW. Lord 1 pa lang to. Lord 1 pa lang, guys. Iko-contest nga ba ito ng Laser Vicious King? I think hindi kasi nga yung Kimi. Napakaganda, walang nag-hold kay Pau Pau dito. Tama. Na gumagamit ng Kimi. Naku! Naku po, ladies and gentlemen, baka naman gusto nyong i-share ang ating stream pag naka-300 tayo. Baka naman dyan sa mga fans ng HW and also ng Laser Vicious. 222 diamonds po ang ipamimigay ng Unipin. Kahit yung 300 lang, gusto ko lang talagang mamigay ngayon ng 222 diamonds. Again, correct, guys, at na game 1 pinakuha at kinatok na ng ating HW ang Laser Vicious Kings right now. Lord 1 is getting up dito sa ating mid lane. And I think they're gonna go all mid. Ngayon, mga kaibigan, papasagin, wawarakin at sisirain na ng HW ang tore ng Laser Vicious, and they are really getting aggressive dito para sa mga sa Laser Vicious. Natingnan natin. And don't forget to like and share our live stream, mga kaibigan. Oo nga naman. Baka naman dyan, Laser, fans ng Laser Vicious team, napakadami talaga ng community ng Laser. Kaya pa-share naman ang ating stream. Pa-share naman ako ng live. Pero ito, may pag-asa pa nga kaya na may epic comeback itong game 1 or magwawaki ang HW. Kumakatok na dito. Kailangan umipit at or may ipasok lang si Akai dito sa loob ng tore. Yun lang yung chance na magkaroon magandang, ng clash. Makahuli ng magandang yes, hurricane dance. Yes, isang magandang ipit lang or hurricane dance. Or it's either dito si ano si Kufra. Nagiging yung bouncing ball kasi. Oo, nagiging maingat. Oo, nagiging maingat siya kasi Laser ngayon. Yung mahirap kasi dito, meron kasi silang bellering. May balik damage talaga kasi. Kaya yung damage ng carry at saka ng ating hari na ibabalik ng ating bellering. Kaya yun ang masakit. Plus, dagdagan mo pa, may mahuli lang dito ng Divine Judgment. GG na sila dito. Correct. So, eto na lang. Eto na nga, sinasabi natin. Eto na rito si Kimi. And yun na nga po, mga Sir Kimi is gonna go down. Pero meron siyang immortality. And tingnan natin, mga kaibigan, mukhang dito na mauubos ang HW Esports. Medyo takbo muna ata dito. Double kill. Nandito si Kari. Tingnan natin, mga kaibigan. And Lunox ay unting-unting umaatras. But show! Uy! Asa na si Chudo. Mahuhuli pa ata siya doon. Kung mapapansin mo, nagkamali na nga. Nakinig ata tayo ng Akai. Napakaganda ng pasok doon ng Akai. Nagising ang HW doon. At 3 man down sa side ng HW. Ito na kaya ang chance ng ating Laser Vicious Kings para makaparp at makahinga kahit papaano ating Mili. Yes, that is correct. And I think ito na nga ang chance na din nila para makapagpa-item, mga sir. Item check naman tayo direct. Tingnan natin kung ano na ang lagay ng items nila, mga kaibigan. So, tingnan naman natin no, si Kari. Ayun, grabe, meron na siyang endless battle and golden stamina, of course. Ayun, pero nakapitas dito si Lunox at napatay niya doon. Ang si bilis na mangyayari, hindi ko napansin. Hindi na napansin natin ang nangyayari. Pero ito, medyo delikado ang sitwasyon dito. Wala 4 month, wala dito isang damage ng Laser Vicious Kings. Ngayon, pwedeng ipasok, pwedeng pasukin pala ito ng HW. Basag na yung mid inhibitor ng ating Laser Vicious King. And now, sinunod nila ang bottom lane inhibitor naman ng ating Laser. Nako, isang wipe out lang yan, Laser. Nako, kaya mo yan. Isa pang ganung klaseng ipit ulit, Akai. Ayan. Yan, nakapo. Pero eto na, immortality ang kinuha ng ating Kumbra dito. Magandang maganda para may sagot. Kahit pwede siyang pumasok, may sagot siya doon. But still, yung Kimi nga, Ate Mili, kailangan ulit nilang makuha ng ganung setup. Exactly. So, hi sa'yo, Marco Legas. Pinakakapasok lang. Please do share the live stream, mga kaibigan. Alright. Share the stream, guys. Follow the page of the Momentum Esports Battle TV as well ng the Manila Times TV. Yes. Ayaw nyo ba ng 222 diamonds hatid sa atin? Ng Unipin. And now, Lord 2 is up. This is a pretty Lord 2 nga ba? Medyo iko-contest na. It's a bait. It's a bluff para sa Laser Vicious. Yes. Alright, so ayun. Pero hindi nila makukuha kasi yan, Mili. Ginagawa talaga nila minsan yan para lumabas doon sa base kasi ang hirap pasukin ng Laser Vicious ngayon because of the Akai and the Kufra. But eto na nga, bouncing ball na po siya rito, mga kaibigan. Nahuli medyo na din si delikado Akai. Delikado ata, and walang damage naku, dito. Ayan na nga po, naipit niya na naman dito si Kimi. But where is the follow-up, mga kaibigan? And it, I think it's gonna go down. Alright! Medyo maganda yung pasok doon ng ating hurricane dance pero unstoppable na. Hindi maka-free hit. Marbiel, ayan na nga po.
Yan na, rumorota na nga ang kapayo ng taon. Si Marvel, kalasan na muna dito. Kalasan na muna ang HW. HW dito, pero ito, gusto pa ata pumatay ng ating Nunox. Pero naman, napakaganda naman. Grabe sa loob mismo na ito. Tingnan natin mga sir. Uy, hindi siya tumikit doon. Medyo hindi pa napatay. Pero dito. Tingnan natin dito si Chu. Like, oh my God. Munting na, sir. Muntik na muntik na dito yung ating naging laban doon. But still, lumalaban. Bumabawi ang ating Laser Vicious. Napakaganda naman dito. Sabi ni Yuri Bell between shoutout sa Misfit. Yung Misfit po ay makakapasok pa din sa wildcard. Pero sa wildcard po sila. Sa mga nagtatanong, wildcard po lahat. Nako Yuri, ewan ko sa'yo. Pero tingnan natin mga sir, andyan pa rin ang Lord. Hindi pa rin nila kinukuha. But I think HW should get the Lord. Or, okay, HW should get the Lord in order for them to win this competition. However, Laser should also get this Lord too para eto naman na manalo. Sino so, nga kaya nila ang makakakuha dito? Pero tingnan mo naman yung pag kuha nila na Lord 2. Medyo mabilis na. Eto na, Lord 2 nakuha ng ating Lunox. Pero Hurricane Dance ang pagganti. Pero wala na naman patay dito. Dalawang isang Fiambro ng ating Laser Vision King. Tapos si Kari dito is free hit dito. Si tingnan nyo naman mga kaibigan. Marbiel! Sa gipit po kami! Marbiel! Eto na nga po. Pero takbo muna. Mag-isa na lang po tayo. Sinasabi ko sa'yo, Marbiel! Huwag ka lang. Takot bumalag pa doon si Leo Ward. And now, this is a sure game 1 in favor sa HW Esports. Kumatok na. Wipe out pa. Thank you so much dito sa ating game 1. Napakaganda ha. Akala ko game 5 na yung mga eksena ha. And HW securing the game 1. Again, yes. Best of 5 po tayo dito. Hindi pa tayo pwede makampante, guys. Oo, kasi ang ganda, ang galing din talaga ng ng Laser Vicious eh. However, this kind of lineup from HW, I think gamay na po nila. Gamay na po nila. Again, guys, sino ba naman ang ayaw ng 222 diamonds? Yeah. Everybody wants a 222 diamonds for free. For free. Pero bigyan niyo naman kami ng 300 viewers, ladies and gentlemen. Game 1 pa lang yan, guys. Nakuha ng HW, pero napakaganda ng pinakita ng Laser Vicious Kings. Yes, and of course, napakarami ng fans ng Laser Vicious Kings na nanonood ngayon. Shoutout sa inyo dyan, Laser Vicious fans, and also HW fans. All sabi right. Ni Mr. Israel Ohinal, HW for the win. Gustong-gusto na nga ata, pero best of 5 po tayo. Yes. Madami pang pwedeng mangyari. Nakita naman natin na kayang-kayan pumalag ng Laser Vicious Kings. Yes. Medyo maganda lang talaga yung lineup, pre-hit lagi yung Kimi, and then the objective voice na ginawa ng HW, napakaganda, comment na comment. And sabi ng fans dito ng Laser, bawi, kayang-kaya naman talaga yan. Alright, shout out sa'yo, Christian Neil Abogado. Grabe ka naman dyan, sir. Pa-share naman ako ng live. Alright. Yan, thank you so much, guys. And once again, don't forget to like and follow our page para sa mga ibang events ng esports natin dito sa Momentum Esports Battle TV. Pa-follow po ng page. Meron na po tayong public group. Pa-search yes. na lang dyan. Search nyo na lang. Momentum Esports Battle TV community. It's a public group. Yan. Yes. And also, the Manila Times TV, pa-follow na lang po ang ating page. And yes. Kung gusto nyo po ng Dias at discounted diamonds, makakabili kayo dyan sa Uni. Beat. All right, and of course, ang yan na nga po naglalaban sa mga seryoso dito yung Laser Vicious Kings, oo, no? Man, no? Nakakatakot. Yung nasa gitna, o tingnan mo. Nakakatakot si Kuya, di ba? Oo. Nakakatakot. Bigatan na bigatin, Bruce ko, Bruce ko. Parang hindi na mabibiro, no? Oo, pero uy, Fisher Mall, Fisher hindi Mall. Po tayo sa Farmers. Oh. Okay? Hindi po tayo sa Farmers. Ladies and gentlemen. Pinabibili. Quezon City rin po yun, pero sa Cubao. Oo. Oh, oh. Pero Fisher Mall. Yes, Fisher Mall lang. Quezon Avenue, Quezon City sa June 14. Wildcard and semifinals and also the finals ang mangyayari. Gates open at 10 a.m.
FM. Again, guys, yes, hindi po siya tournament na pagdating namin doon ay magpapa-register kayo, sasali kayo sa tournament. Hindi po ganun. Kasi may mga nag-chat-chat sa akin, oh, ano daw ang requirements. Hindi po ganun, guys. Oh, oh. Doon lang po namin gaganapin offline yung finals at semifinals. Nito that nangyayaring quarterfinals. Exactly. So, hikayatin nyo nang pumunta. Isama nyo na ang pamilya nyo, ang kasquad nyo, mga tropa nyo na kahit hindi nag-EML, papuntahin nyo doon tapos turuan natin sila. Dahil eto na, meron kaming mga guests. Gusto nyo bang malaman? Nako. Sa Grand Final. Grand Final. Sa June 14 nyo malalaman. Gusto ko po kayong bigyan ng excitement. Kaya naano sila. Ano, sino kaya ang guest ng Momentum Esports? Abangan po natin yan, guys. But still, don't forget to share our stream. 222 diamonds ay pamimigay namin only for 300 viewers. And also, 500 viewers for 333 diamonds. Eh, baka pa nga umabot tayo, Ate Mili, ng ating 800 viewers. One Starlight member naman ay pamimigay hatid sa inyo ng Unipin. Pin. Eto naman tayo. Punta naman tayo dito sa ating... kung nakikita ko dito, medyo lamang yung Laser Vicious Kings na fans. Yes. Pero still, ang nakakuha ng Game 1 ay HW. Pero maganda yung pinakita nila. Yun nga lang, walang nakakahold talaga dun sa Kimi. Oo, sa Kimi lang kasi. Ang hirap talaga huliin ang Kimi. Gamay na kasi talaga ng HW. Ang makakakuha lang sa kanya, not unless meron ka talagang crowd control na makakapag-hold sa kanya sa Clash. Exactly. Pero kung wala makakapag-hold sa kanya, like wala kang Lolita, masapul man lang siya ng Plus, or Minimus Fury, uh-oh, or the Gatot Gacha. Basta't may pang-hold. Uh-oh. Pero kung mapansin mo kanina, actually, din nila... Actually, nandun si Akai eh. Akai was... yung Akai yung nagawa kanina. Ng Akai kanina, napakaganda. Na-evit niya doon yung Kimi at dalawa sila. At saka yung Kaja. Kasi tama. Pagpasok ng Kaja, na-cancel niya agad doon. And then, napakaganda. Follow-up ng Zaman Force yun. Then, it's a 5v5. Ang ganda na sanay. Kaso, siguro, medyo na late lang ng konti yung respawn ng Laser. Uh-oh. Kasi, ano na, ang tagal nang naipit. Pero, iba-iba kasi medyo nagiging kalat-kalat. Pero, bawi, Laser Vicious. Yes, bawi lang Laser Vicious. Again, guys, isa na lang po ang hinihintay natin sa kanila para makapasok sa ating grand finals or the semifinals. But, HW banning the Nana. Yeah! It's a very tricky naman sa atin doon. My God! Ban na po si Liza! Medyo wala naman tayong rules regarding sa ban. Oh my God, HW! Napapanood ka ba ito? Ginagawa niyo dyan, sir! Eto na ba? Shy Type Bros is watching. Pa-shoutout naman po from Apalit Pampanga, Gilbert Mercado Gutierrez. Yes, pa-share naman po ako ng live. Sa mga wala pa pong share or badge right there, please do share our live stream on public. Yes, alright. Yan, eto naman po tayo kung makikita natin. Harit naman ang ibinan dito and a clone. Medyo seryosong ban. Oo, seryosong ban ng Laser ngayon. So, gustong mag-open ng meta dito ng HW. Alam nilang marami ng so open dito. So, first pick pa dito ng HW na baka mag-Balmond yan. Ay, nakakala ko mag-Balmond sila. Alright, so, eto na, first pick ang Grok dito, no? Tingnan natin. So, kung yung banning ng HW is really different compared to all the teams o hindi lahat ng naikas natin, ito ang pinaka ewan na banning. Hindi nga, Ate Mili, hindi nga different eh. Ibang-iba talaga. Ibang-iba na different pa, no? Iba sa different. Oo, iba na sa different. And Laser Vicious King ang trying to get the Kimi. And Lunox. Lunox. Ayan yun naman, sir. Ano nga kaya? Okay. And now, Deomord is up. And also, pwede pa nilang i-pick ang Kufra. Oh! Oh my God, wait. What's the meaning of this? So, Panamis is auto-ban. Nako naman, ginagawa nyo dyan. Medyo naguguluhan yung natin nasa stream. We are updating every time ang ating mga players. Oo, tama. Regarding sa Panamis, medyo... Ba't kaya na-pick? Yung ating Panamis, alam mo rin ang taba natin. Pero ito, tignan natin. No? Stay put lang po kayo dyan. Check natin yan sa ating direct. Mm-hmm. Pero wait, Lunox at saka Kaja combination naman dito. So, paan nila dito ang Minotaur, no? Tignan natin. Pero, eto na. Ibaba naman dito. Ano kaya? Esmeralda naman. Esmeralda ang binan dito ng Laser Vicious.
So, check lang natin no, mga guys. Oh, so they are requesting a remake. Okay lang siguro mag-remake, pero let's try to finish the drafting muna dito para yung Faramis lang ang magbabago. Faramis lang ang magbaban. Magbabago ng heroes. Mm-hmm. Opo. Easy lang po tayo dyan, guys, sa ating chat. Again, yes, sinasabi po namin na ban ang Faramis. So, I think this is a remake, but still, tinatapos po muna nila yung kanilang picking para malaman kung sino. Because pag remake tayo, same ban, same Hayabusa. Hero. Your team Hayabusa ang kanilang pinick. And now, they have Aldous. Napakaganda naman ng late game. Mm-hmm, that is correct. So I think magkakaroon ng re-room ang ating yes, re-room tayo. Or a rematch, remake. Sorry. Remake ata dito. Sabi ng Laser Vicious Kings ng HW, I guess. Pero titingnan po natin because Faramis is bad. Again, don't forget to share our stream. Punta lang tayo dito sa ating Game 2. Game 2 pa lang po tayo, guys. Oh. Tama ba ako? Game 2 pa lang. Yes, Game 2 pa, pa lang tayo. Round 2 and Game 2. Yeah, Round 2 dito game sa ating two. Game 2. Ang gulo mo, Ate Millie. Round 2. Ay, Game 2, Round 2, ganyan. 1-0 na po kasi tayong mga sir, no? In favor of HW Esports. Oo, eto naman tayo. Punta naman tayo sa at ting viewers, kung makikita ko medyo hindi pa tayo maabot sa 300 viewers, but still kayang-kaya natin yan, natin mili kayang-kaya natin mag 300 viewers. Medyo hindi ko lang mapansin, direkto na iba po ba to ating game, pero again, game 2 pa lang po tayo, ladies and gentlemen. Si Shin ang gagamit ng Grox, si Guji naman ay si Guji naman para dito sa Parami, si SML dito sa Leomord, si Pau Pau gagamit ng Minifield, and si Black ang gagamit ng Hayabusa. And then we have Strawberry for Kimmy, May for Lunox, and Ian for Kaja, Madlife for Kufra, and Kitkat for Altus. Okay lang daw pala. Okay lang daw. Direct, medyo di ko pansin. Okay lang daw ata. Tinanggap ng Laser Vicious Kings. Medyo hinihintay po natin ang ating director. Yes, so tingnan natin dito, tamang angkat lang ang tamang angkat lang mga sir ang ginagawa ng HW. So ito na nga, mukhang magkakaroon ng first blood dito. First blood pula dito sa HW Esports. Napakaganda ng first blood doon. Patay agad ang ating late gamer na si Aldous. Okay, so tingnan natin dito mga sir, kung mapapansin mo sa mga nakakakilala dito sa HW, yan pa ay okay lang pala ang Faramis. Ano ba? Medyo sinabi ata, kinausap ata ang Laser Vicious Kings at bumayag sila na okay lang ang Faramis. Okay, so medyo tuloy ang bakbakan dito sa side ng HW, pero may sagot ata dito. Sagot, patay ang ating Leomord. 4-man rotation kasi ang ginawa dito. Oo, lang. Tama ka dyan. Napakaganda, pero teka lang. Ay! Anong ginagawa nyo dyan, HW! At isa-isa pumapasok ka talaga na mag-inago. Medyo naguguluhan ako sa ating game. Pero ito, bakbakan naman dito sa may bandang mid lane. Oh! Ayun na nga, Hayabusa is down. Ngayon, tingnan natin kung magkakaroon pa ng another clash dito. So ito na nga binibigay na ang ang medyo turtle. Nagugulan ako kasi it's a ban talaga, but still I think yes. Ay nako, I think grabe. Let's wait for the decision na tinutuloy nila ito, pero kasi na-announce natin na ban na para miss, pero nakuha dito ng HW ang Faramis. But let's see, tignan natin, tanong natin sa mga admins dyan, paki-check naman dyan, mga sir, kung ano ang pwede natin gawin dahil if we could proceed with this match. However, pa eto na nga, and Guinevere is gonna go down. Oo, patay na patay dito ang ating HW. Medyo parang ibinibigay nila dito yung game. Oy, tignan mo naman, eto si Esmila talagang nagpapapatay dito kay Aldous. So, tignan mo, hinahabol nila, bakit ayaw nyo kaming patayin?
Diba? Oo, medyo ibinibigay ata nila dito yung game ng HWC. Nakahabol talaga dito, oy! Medyo, oh my God! Binibigay! Oh, ang bata pa! Lagabog! Binigay talaga! Napakabait naman ni SML! Alright! Oo, pero ito... Oy, napahatak na dito mga sir. Tingnan natin in the... Sa pool! Si Paramis dyan! Uy, eh, nag-iisa lang dito si Shane! Alright! Anong ginagawa niyo dyan, sir? Silent Rage, mga kaibigan, para nakikipaglaro lang sa AI ang laser visions. Hindi ko lang alam kung ibibigay nila to or is this all one na ang ating score pag ganito ang nangyari natin dito. And Aldous trying to get the kill doon sa may Hayabusa. And now, ang ganda pala ng bagong skin ng ating Paramis, no? Killing spree na ang ating Aldous dito. Uy, dito si Black, mga kaibigan. Nag-a-assassin pa yun si Black. Kinagawa mo dyan. Uy, hinatak dito si Aldous. Pero tingnan mo naman si Shin. Alright, tingnan natin dito guys kung papasukin. Pero ayun na nga si Aldous. Alright, na ano na... Hindi ko na maintindihan kung ano I think binibigay na nila tong game ng HW. Siguro kasi nga na-pick nila yung ating Paramis, which is the most bad heroes natin dito sa tournament. Dahil siguro pumayag yung Laser Vicious game. But still, ang hintay natin is all one na ang ating score, di ba, Demili? Oo, tama. So, ang saya-saya daw, sabi ni Yuri. So, grabe. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, guys. Laser Vicious and HW, I don't know what they're... Pero ang sure na sure ko lang, pag umabot tayo ng 300 viewers, 222 diamonds ang ipamimigay ng ating Uni B. Pero to, takabayo, sagos. Sabi nila kanina pa kayo, ha? Paramis pa kayo, ha? Eto na. Tingnan mo naman yung Kimi naman. Hinahabol ng Paramis. Masakit na masakit talaga dito yung Kimi pag naka-prehit. Tama ka dyan. So, tingnan natin mga sir. No, eto na nga, nagpapapatay na dito si Grock. And ayun na, double kill na po si Kaja dito. And tamang hatak na mga sir. Eto na, sabi nga nila, pag-ban daw kasi, dapat ban. Sabi ng mga nasa live stream natin. Pero eto na, ano kaya ang gagawin ng HW dito? I think they have to concede na dito this fight. Kung ganito na nung tisig ginagawa nila, diba? Do you think so? They have to concede? Pero ayaw nila mag-concede, mga kaibigan. Tingnan natin. Sabi nga ng mga ang concede ay nasa settings. Behind lang yan sa bandang minimap. Pero ito, medyo nakuha naman ang turtle dito ng ating laser. Kung sana talagang, yes, tama po. Kung sana nagpapatay ang HW, I don't know kung anong ginagawa nila. At tamang tayo lang sila dito, mga sir, na tignan natin. Ang magandang kabayo, hindi nakuha ng ating SML sa side ng HW. Oo, eto na nga, ang sagot-sagot ni Kimi, papasukin. Pero tingnan natin, no, tamang, ano lang. Parang sabi, buksan mo, papasukin ako. Pakulit ka, ha? At eto na nga, pinasok, pero parang pinagbibigyan. Pero tingnan natin dito, no? Alright. Triple kill na po dito si, ano, si Kimi, no? Alright. Eto na, sabi nga nila, pag ganito kasi yung laban, talagang exciting na exciting. Mas exciting pa sa exciting ang nangyayari. Yun, oh, nakulong ang ating, yung Aldous doon sa may bandang mid lane. Talagang direkta na nila ang ating parang alam nila yung ginagawa nila pero hindi talaga nila gustong gawin. Like, oh my god, monster kill na dito. Napakataba na po dito ni Aldous, mga kaibigan, kung titignan natin ang items. Items pa lang, sure na sure na sa loob mismo ng torre dito si Black. Alright. Sa pool na sa pool. Lahat. Legendary. Nagkukuluan na tayo dito sa laro ng ating Laser Vicious Game. But still, ang lakas pa-control ng laban na to, mga kaibigan. Eto na, patay pa dito ang ating Hayabusa. Legendary pang ating KB dito. Double kill pang ang dying ang nangyayari dito. Oy! HW. Lumabas kayo at magpamaniac! Ipamaniac nyo, mga kaibigan! Ayaw. Ayaw na ayaw. Akala pa, ko, ayaw. No? Ayan na nga po si Black. Ayan, I think legendary. GG, well played sa side so, ng ating laser vision. Binigay na po ng HW ang round 2 at halata na naman mga sir. Pero uy, ayaw pa. Uy, di pa pala tapos. Grabe, kala ko tapos na. Di pa tapos. Ayaw pa ng mga pusabos.
Eto na nga po, ang magandang laban. Dito lang kayo makakita na sa Amateur Division at Semi-Pro. Eto yung mga pang-MPL. And right now, dito na nga ang ating Game 2 in favor sa ating Laser Vicious King. Vicious. Laser Vicious. Susmiyo. Naging Laser Vicious Susmiyo ang nangyari. And happy to rin naman dito sa side ng ating Laser Vicious Kings. And again, guys, so all one na. All one ang laban. 33-5 at all one na ang HW at Laser Vicious Kings dito sa ating laban. And tamang tanso ang HW. Oo. Mahirap kasi talaga yung ganong laban, ano, Ate Millie. Tinan mo naman, nagka-meron pa nga ng bulwark yung ating paramis dun, oh. Then 13-0. Ay, hindi ko nakita dun yung idols nila. Oo, medyo, okay, ano. So, guys, before naming ibigay yung Game 3 at commercial break muna tayo, break mga kaibigan. Tayo, at pahinga tayo sa nangyaring game. Pagbabalik yes po namin, Game 3. What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but acquire skills outside of textbooks and researches. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. The Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for Future Businessmen, Vision Club for Future Photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council President, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I thank the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind.
may katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita. Again, guys, dito sa ating main event, Laser Vicious Kings versus HWE Sports. Again, ang score po natin sa mga tatanong, all one na po ang nangyayari dito sa ating game 2. Best of 5 po tayo. I think patas naman yung score natin ngayon. Medyo naguluhan lang tayo sa game 2, pero still, di pa natin masasabi kung sino ang papasok because correct. Unang maka 3 wins ang papasok po dito. Best of 5 po tayo dito. Again, guys, Laser Vicious Kings versus HWE Sports. Ito na yung last 2 teams dito sa quarterfinals. Yes. At isa na lang ang hinihintay natin para sa ating semifinals sa June 14. Yes, and shoutout sa Eugene Mark Chippy Mendel. Pa-share din naman ako ng live. And shoutout daw kay Strawberry, the idol daw niya. Si Strawberry. Last side ba yung Laser kanina si Strawberry? Si Strawberry. Ang sarap-sarap naman ang Strawberry galing Baguio. Again, guys, 222 diamonds ang ipamimigay namin. Hatid sa inyo ng Unipin. Kung makakaabot po tayo ng 300 viewers. Kahapon sa main event, nakarating kami ng 500 viewers. Baka naman. And ban po dito ang Claude, mga kaibigan. Eto na. Dito naman sa side ng HWE band, Harit. Harit at Claude ang binan ng magkabilang side. Again, game 3 na po tayo. All 1 ang ating score. Claude ang binan ng Laser Vision. Yes, Games. And nagpapashoutout po dito si Yuri. Alright, hi sa iyo dyan, Yuri. Pa isang bakit ka naman. Yan. Si Miss Yuri, si Sir Yuri, yes. Vail Between. Then, pa-shoutout naman kay Jong Bato, J-O. Oh, si Jong, I think. Yes. Reincarnation ata to. Tama ako sure, at team yeah.
ng reincarnation na nanonood sa atin. And Esmeralda ang binan ng Laser Vicious Kings dito. Mm-hmm. So it's their time to ban right now. I think they're gonna ban Grok. Grok ang binan naman dito ng HW. Sino kaya ang una ipipick? Pwedeng ipick dito si Kimi, pwedeng ipick dito si Lunox kasi wala dito yung Harry, then pwedeng mag-Gadja. Gadja, yes. Napakadami pwede. Alam ko kasi meron talagang Luna. Yun, Lunox. Binigay Lunox. Kasi etong HW ay meron diyan isang member. Magaling mag-Lunox. So, ano kayang sagot na mage dito? Pwede pa ditong pwede mga mage pa natin dito? Kimi, yes. Well, Kimi. Oh, there you go. Kimi, Alice, or Kagura, or Harley. Pwede pa naman, but still, tricky-tricky naman. Kukunin nata dito ang Nana. Kanina pinan nila dito ang Nana, and right now, Nana ata kukunin nila dito. Si Nana, nakita ko to na ginamit sa Ebos. Okay. Pero hindi, Kaja ang kukunin dito. Yung Ebos, napakagaling na ginamit yung yung Nana doon sa MPL seasons. And now, Laser Vicious King makakakuha ng dalawa pa dito. It's a damage or attack. Kufra. Oh, okay, Kufra ang kinuha. Leomord naman ang kinuha dito ng Laser Vicious King. Napakasakit. Napunta sa kanila yung first damage ng Leomord. Sino kaya ang sagot ng ating HW? So, magpipick ba o magbaban? Picking to, di ba? Okay, so Chu is still open dito, no? Tingnan natin. Kadita. Oh, Kadita. Your team is banning. Sinong gagamit na Kadita? Alright. Okay, so... Oh, Kadita. I think they should ban Minotaur dito para sa side. Yes, Minotaur or Digi. Minotaur, Digi lang ata pwedeng iban dito. Kari. Pwede mo yung kumuha ng Kari dito. Nakita naman natin yung gameplay ng isang Kadita kanina. Napakasakit sa Hurling. Oo, sakit na rough waves niya, no? Yung patubig ang sakit. Pero Chu, ang pinatito ng Laser Vicious Kings. Ano nga kaya? Sino nga kaya ang papasok sa ating semifinals, guys? And Kari naman ang pinatito ng HW. Again, 300 viewers. Pag umabot tayo, mamimigay kami ng 222 diamonds. Hatid sa atin ng Unipin! Eto na po, guys. Guinea Beer at Minotaur. Uy, napakaganda combination. Mm-hmm. Pero pinalitan ng Granger. Granger. Ano nga kaya, sino nga kaya ang papasok sa semifinals? Kasi kung mag-gwin sila at mag-gwino, they still have a your team piggy, but is the picking. Damage is baka kulangin. Pero tingnan natin. Mukhang baka mag-tiggy to. Pero hindi ko alam eh. Pwede silang mag-tiggy. Pero wala Franco. Pa kasi silang Fortnite. Oh, and Franco naman ang binigay dito. Nakita ko na nga yan sa Brent Esports. Naging tagumpay. Ang Brent dyan, ano nga kaya? Parehong may pang-kuha yung ating HW, di ba? Oo, may pang-hatak. May pang-hatak. Hatakin mo, susungkitin ko. Pwede. Dahil may pasungkit pa sila doon ng Divine Judgment. Ayun. Kaya eto naman. Pero nakita din naman natin na masakit yung isang range. Napakaganda, tricky-tricky. Medyo lang crowd control ang meron dito sa side ng Laser Vicious Kings. Yun na nga yung Minotaur. Ganda pa ng skin niya, yung ano nga doon? Yung Zojak? Zojak, yep. Minotaur. Gusto ko din yan eh. Siyempre, as a tank main, gustong-gusto ko rin yan. Nako, again, guys, don't forget to share our stream. Live stream, yes, of course. And tamang shoutout muna tayo dyan, no? Tingnan natin. Okay, so Krishna May De La Cruz, thank sabi you so ni much. Salvador, mm-hmm. Ganda ng laban. Alright, thank you so much for sharing maganda the live, maganda talaga laban ngayon. Okay. Again, this is round 3. Round 3 na tayo dito sa ating main event. Sino kaya ang papasok na huli sa ating semifinals? Makilala ko muna sa Laser Vicious King. Si May ang gagamit ng Lunox. Si Aya naman para dito sa ating Leomar. Si Mad Life naman sa Minotaur. Strawberry pala ang gagamit ng ating Ranger. At Skin Cat naman para sa... Alright, dito naman sa side ng HW Esports. We have Shin for Kimi. Koji for Kaja, SML for Kadita, Pau Pau for Samus, and Black for Franco. Franco na naman, si Franco nga ba? Ang gusto ko makita yung Hook Gaming dito ng Franco kung magiging tagumpay lagi. Yun nga lang yung maganda kasi. Yung prediction kasi ng isang Franco kung laging tatama at imili. Oo, tama. Yung pushing ng Hook pushing ng ating Franco, sabi nga. Hook pushing. Laging nasa bush. Eto na nga. Kanina, masakit din na ginamit ito kanina ng game 1.
may gumamit ng kadita at naging tagumpay, napakasakit, naging 6-0 ang kadita niya doon. Pero ito nga kaya, ganun din nga kaya si SML sa paggamit ng kadita. Right now, it's a 2-2-1, it's a 2-2-1 situation dito sa both teams, and now they're having a 4-man rotation dito sa side ng Laser Visions King, at kukunin nga ata kaya dito si Tamos, but hindi. Hindi muna sila magmamaasip doon. Trying to get the resources lang, knockout resources lang dito ang ating both teams. Alright, so patitingnan natin, apat ang nagro-rotate pero naghiwa-hiwalay na po dito ang HW. Pero tingnan natin, no, nag-iisa na lang dito sa top lane si Gayomord. Alright. Oh, eto na, medyo hindi pa level 4 dito pero may lag, may hook pa naman dito. Eto na ka! Uy! Munti ka na! Munti ka na doon ang ating Kufra. Huli ka sana doon, Balbon. Pero yung Kimi at saka yung Lunox, ay yung Kadita, ay level 4 na, pero dalawang level 3 pa lang dito. Medyo gap dito ang ating Lunox at Kufra. Yes, that is correct. So, tamang clear, wala pa masyadong movement. But take a look at dito sa side ng Turtle Lane, at kinukuha na ng HW ang kanilang Turtle. Pero ito, 4-man ang co-contest doon sa side ng Laser Vicious Game sa ating Turtle. Tingnan nga kaya natin kung sino makakalasit. Wala pang minuman fury tayo dito. Kufra, mga kaibigan, nakuha dito ng kadita. Ang napakagandang retry and rock. Napakagandang Mamba, napakaganda ng Mamba out doon ng ating HW. Kinuha lang talaga nila yung Turtle. Napakaganda lang. Nagnakaw lang talaga sila. Pero ito HW naman, trying to get then naman is sure na makakameron ng resources doon yung Kimi nila sa taas, pero mahuhuli ata si Kimi, maling daan ata, sapul na sapul, hindi sapat yung sprint. Pero ito ang ganti ng api, si Kadita ang patubig ata, at si Krako dito ang magwawagi sa kabila, tumakbo ang may kabayo. Tatakbo na po dito ang kabayo, mga kaibigan, to the back up, pero hindi pa rin nakatakas. Napakaganda naman doon. Ang sakit talaga ng patubig ni Kadita, pero yung hook dito, wala pa akong nakikitang nahuhuli sa side ng HW. Pero again, 1-2 ang ating score. Sila ang dumamang dito. 2 kills mula sa ating HW. Yeah. So, wala pa masyado. The score right here is 1-2 in favor of HW. Okay. Oo nga, eto na nga. Pero ito, kukunin lang yung buff. Meron ng buff dito ang ating Lunox. And now, they're trying to get a kill doon sa may bandang top lane. Mahuhuli ata sa Kaja at Kimi doon. Grabe yung range talaga ng Granger, no? Napakalakas. Ang layo talaga. Ang haba ng baril ng ating Granger. Yun ang maganda sa kanya. Mapapahaba mo na lang talaga. Ladies and gentlemen, pa-share ng ating stream. Yes naman. So, sa mga kakapasok lang, mga sir, nakita naman natin na ang naglalaban na ngayon is Laser Vision. Uy, nahuli ang ating Minotaur, pero hindi sapat. Uy, hindi pa siya nag-rough waves, pero ayun ang ating Minotaur. Ito na, patakas lang yung rough waves niya doon. Oo, hindi na, naging successful ang Tyrant's Rage doon. Pero ito na nga, Flicker, then ito na nga si Franco! Yung ultimate, napakaganda. Hold the hold doon yung ating Kufra. And now, free hit Kimi na naman ata. Makikita natin dito, hinahabol si Leymore sa vibe at ng top lane. 4-man rotation ang ginagawa ng HW. Mahuhuli na nga. Yes, Divine Judgment. At nakatakbo! Takbo! Grabe, grabe naman, nakatakbo pa yung Leomord doon. And now, Laser Vicious King trying to get the objective doon sa may bandang mid lane. And also, ito naman, ang HW ay tamang turtle na lang din. Uy, nakuha pa lang yung double damage doon. Napakabilis. Ang meron double damage doon. Uy, panay hook yung ating yung ating Franco. Medyo walang nahuhuli. Ito naman. Walang nahuhuli. Hook lang siya ng hook doon. Walang nahuhuli. Naku, ayaw ko sa'yo, Franco. Anyway, so, tingnan natin. Grabe. Alright, so nasa baba is Granger and also Tamos. Pero kung mapapansin nyo dito, wala pang masyadong laman when it comes to objective. Patas na patas pa po. 5 minutes gaming tayo dito sa ating game 3. Si Tamos, tamang kuha lang na kanyang resources. Pero ito, nagkakaambahan sa may mid lane. Order of the Chaos, pinapatay dito. Pero Divine Judgment ang ganti ng ating Kaja. Uy, napatay yung ni Lunox doon. Pero ganti agad ng double kill ang ating Kadita, hinahabol. Ang ating Leomord, takbo ka na. And now, that is a kill. Uy, teka lang, bakit makakatakbo? Nakahuli din si Franco! Nakahuli din ang isda ang ating Franco doon. And now, 3-man down sa side ng Laser Vicious King. 2-6 po ang ating score in favor of HW Esports. And now they are trying to get
a turn and dun sa may bandang top place. Exactly. So, yun na nga mga sir. Sabi nito ni Gerald Borja, HW to ginamay lang laro sa game 1. Free win sa game 2. Ayun. Ah, medyo ganun parang. Pero itong ang pangloloko. Hindi natin ang pangloloko ng ating Franco doon na pa. Yung kuha ng ating ano. Ang love trip pa tayo mag-ano. Maglakad ng Franco. I think kay Dogs yun lang nakita yan. Si Boss Dogs talaga. Nag-troll talaga muna yan. Alam ko sa Franco. And now, nakita naman natin ginamit ni Payne sa ating MPL. Naging successful. And right now, kaya tayo nakakita ng Franco Gaming dito sa ating tournament. And right now, tingnan mo naman sa mid lane. Medyo nag-aabang doon. Yung tatlo. Tamang huhuk yan eh. Sabi nila. Mang huhuk yan. Walang uuwi hanggat walang nahuhuling isda. Sinong isda kaya ang mahuhuling? Ayan. Lumabas na si Lunox dito. Tingnan natin mga sir. Oy! Flicker! Ultimate! Flicker ultimate pala ang combo dito sa ating. Oy! Napakagat ang Minowans Fury. Ba't tingnan natin dito mga kaibigan? Aray ko po. Patubig. Nako, ang tubig ko. Ultimate. Wala naman sinapon. Shutdown. Matay naman po. Ano nang nangyari? Medyo walang isdang nahuli. Sila ang napinasan pero 2-man down sa side ng Laser Vicious King. Isa 2 versus 1 trade pala. Correct. And tamang push na rin po dito. Trabaho lang dito si Granger Strawberry. Alright. Israel Ohinao is still watching us right now. Thank you so much. Alam mo, ito ata si Kuya Israel ang magiging top fan natin for the month. Oo. Lagi na dapat yan, yan meron ding we, ano, prize. Winner. Oh, may prize din sa top 1. Kasi anyway, tingnan natin yung mga, ano dyan, tingnan mo. Tingnan natin ang ating items dito. Lightning Transient naman dito. Meron ang ating Lunox. Masakit na dito. And naka-fleeting time na rin dito si Kaja. Oo. Ah, meron na pala fleeting time dito. At saka Lightning Transient. Yung ating Kadita, kaya napakasakit. Yes. Lagi siyang may ultimate. Lagi siyang may ulti. Kasi alam mo naman na pag naka-fleeting time at yung cooldown. Only SS ang mangyayari dito. Yung cooldown reduction ang binibigay ng ating fleeting time. Pero ito, sinong mahuhuling isda dito ng ating Franco? Gutom na ata, pero wala siyang nahuli doon. Akala niya may tao doon sa bush. Four-man rotation ang ginagawa dito ng Laser Vicious King. Ladies and gentlemen, 3-8 ang ating score. I think 6K gold lead dito sa side ng HW Esports ang nangyayari na ngayon. Alright, so wala po masyadong movement, but I think they're gonna go ahead and kill Neumore dito sa bandang top lane. And Pau Pau, eto na nga po, pumasok and yung ultimate na hold dito. Grabe, wala nang nagawa. Ating Neumore. Lahat ng ulti binuhos. Ibinuhos. Grabe. Neumore. Porket apat ang paan ng kabayo, binuhos lahat ng ultimate doon. Galit na galit. Punit na punit doon. Uh-huh. And now, they are trying to invade once again, ang ating Laser Vicious King. 3-9 ang ating score dito in favor of HW Esports. Yes. Berserker Fury dito sa ating Kimi. Critical na critical damage ang ibinil ng ating Kimi. Kaya pala siya masakit. And now... So, Marksman build pala dito si Kimi. Oo, itong masakit sa kanila. Meron silang Kaja, meron silang Franco. Yun yung kinatatakutan ng dalawa. Exactly. So, shoutout sa'yo, Ace Serrano. Ayan, sa top BH carry. Alright, nanonood ngayon. Sana lahat top player, pero eto na nga po, Lord One is up! Sino nga kaya makakakuha dito, ladies and gentlemen? Tingnan natin dito, pero nagkakaambahan dito. Kupra, pinasok, Tyrant Ring, tapos Bouncing Ball. And Minowans Fury, napakaganda. Pero eto na, ang sagot ng ating HW. It's a 2v2. Kakarating lang neto ni Tawos, pero mukhang susugod. Pero tignan natin, sumugod big love, mga kaibigan. At kita-kita naman natin ang lifesteal neto. Oh my God, the Divine Judgment pa nakapatay. Oh my God, Lunox lumalaban, pero meron ulit siyang rough waves at natatitira na dito. Grabe naman si Pau Pau doon. Napakasakit. Double damage ang naibigay sa kanyang team. And now, it's a 3-mana down sa side ng ating Laser Vicious King. Oh my God! Ayan! Ikaw na lang ang natitira dyan! Eto na nga po, ladies and gentlemen. Sila na nga kaya ang makakakuha ng ating Game 2 or makakabawi pa ang Laser Vicious Kings. Nako, si Madlife naman tamang def lang na kanilang mid lane. Samantalang naman dun sa may bandang top lane, kinukuha ni Aya ng kanyang resources trying to get another item dito sa kanyang play board. Alright, so sabi dito na Kent and Christopher, okay, painit na painit ang banatan sa momentum, more power sa inyo, at dahil dyan, meron kang thank you! Sabi niya, hashtag Binatog Gaming. Alright. Si Parang Binatog naman dyan. Thank you so much. And now, this is
a free lord ata sa side ng HWO. And hi, ayun, na-mention ko daw si Ace Serrano. Wow, thank you so much, Lodi, sa amin nila. And now, yatikidik-sikidik na naman ang clear yung mode na ito. At umagante! Pero patay siya doon sa Kimi, hindi niya pa rin ma-hold. Trinay niyang patayin dito, walang dalawang member dito ng ating Laser Vicious Kings. And right now, gusto pa ata nila ng pangatlo. Sa Kupu, uy! Sayang naman yung hook, mga kaibigan, pero... Grabe naman. Sana hindi na nag-back, pero I mean... Uy! You know, pero... Yung Lord kasi nakuha Lord nila. Lord, nasa side pala ng Laser Vicious yes. Kings. Yes, hindi natin napansin yun. Hindi ko nga napansin yun, ladies akala and gentlemen. Akala ko free Lord na yun. Okay, so kita naman natin the score right here is 6-16 in favor of HWE Sports. Oo, pero shout out Launch naman attack. Tayo dyan sa lahat ng followers ng Momentum. Road to 5K na po tayo. Sana maglabas ko dito, malapit talaga tayo sa 5K. Para din naman sa inyo yan guys, palakay natin ang ating community para mas maganda ang ating Season 2. But right now, napakadaling pitasin lang nito kasi because this is a Lord 1 lang. So and parang naman, wala masyadong naging epekto ang Lord nung nakuha ng Laser. It's just yun lang, nakuha lang yung, na-clear lang yung waves ng mga ano. Oy! Yes, pero ito na, Ate Millie, napakaganda ng Bouncy Pool at saka ng Tyrant Rage doon para ma-hold yung member ng ating HW, pero pinitas. So, ito na nga po si Kimi, tingnan natin mga kaibigan. Wala na pong magagawa. And natitira na natin si Tamos and Franco. Are they gonna go for another clash? It's gonna be 3-2 mga kaibigan. Unti-unti pumapasok ang minions, but hindi sila tumuloy. Pero hindi nagpapaapi ang Laser Vicious King. Tignan mo naman yung damage, pero nahuli ang ating Ranger. Napakaganda sa lahat ng hook mo, yun ang paborito ko. Huli ka pero di ka hulong. Oo nga, kung kanina pala kalang nahuli niya, huli-huli niya doon yung bisugo. Huli-huli. Uy, nakakuha dito. Pero to, fighter to fighter, sabi niya dito, tayo maglaban. Nakuha yan na si Ayan. Grabe, kala ako naman, susugod ka naman. Grabe naman, pero hindi. Respeto daw, sabi niya. Respeto sa respeto. Pero ito, tingnan po natin yung ating laban. 9-19 ang ating score in favor of HW. Pero kung nakikita natin, yung palag na ibinibigay ng ating Laser ay napakaganda. Pero yung kalabaw, nag-flicker out. Kalabaw ba yun? Oo, kalabaw yun. Initiate retreat. Medyo ngayon lang ata nalaman ni Ate Tini na ang kalabaw ay... So baka yun? Ha? Baka? Eh kasi nga, mas makunan siya na ngayon. Tinan mo naman yung kanyang ano, para na siyang kalabaw. Yung baka kasi, ano eh, may payat kasi oy, baka. Oy na! Speaking of pero ito, kalabaw, speaking of kalabaw. Tingnan natin, mas malakas ang kalabaw. Oh, oh my God! Nakapag-set pa siya dito mga kaibigan. And Franco is down. Si Kimi pilit na hinahabol. At wala pong gustong bumak up dito kay Kimi. Opo, eto na po ang bagong tawag namin kay Minator. Siya na ang kalabaw dahil may bakang payas. So, tingnan natin dito. Ayan ang rock waves. Oh my God naman, double kill ang ating Kimi. But still, parang triple kill pa ata ang ibibigay. Yun, triple kill. Eto na nga, triple kill is a four-man down dito sa side ng ating Laser Vicious. Alright, sabi ni Joe Moro na pinakagwapo. Ma-shout out naman po si Joe Moro po ang nag-EML lang ng bulag. Wow! Kasi mahina kasi yung mata ng diretso sa ML. Oy! Oo. Kaya hindi niya na alam na apat na ang patay sa kanila, sugod pa siya sa sugod. Napakagaling natin. Recommend na comment natin yan. Mag-ML. Okay. ML is live. Harry Morales, HW lang. Maluka. Lord, resurrecting yan. Soon. Sabi ni Luis Gabriel Almacen, nakahook din si Idol. Sabi niya nga. Pero ito, kung mapapansin nyo dito, sina Matt, si Ayan at saka si... si Leo Mord. Si Ayan na Leo Mord. Napakasakit nung binibigay niyang damage kanina. Pero, hinahabol niya kasi yung Amy. Kaya wala naman makapag-goal. Okay, tignan naman natin dito si Granger at ang mga... Uy, wala na naman ahok dito. Doon. Si, mukhang mawawala ay, na po dito po. Si Kaja. Pero tingnan natin mga sir, nakapag-set pa. Napakaganda na Minimus Fury doon. Tapos, walang follow-up po yung ating Ludok. Ito na ata ang ganti ng Laser Vicious Kings. At hindi na alam kung saan pupunta to si Oh my God! Yun ang sinasabi ko sa'yo, wipe out!
about ubos! Pati pang tubos! Anong nangyari? HW, napakaganda pero nakuha kasi nila yung Lord 2. Oo, parang gusto pa rin ang patagalin ang laban, mga kaibigan. Parang ang gusto nila pa patagalin ang laban dito. Tapos, pero hindi nila matunaw. Hindi matunaw ng ating lunok. Yung Lord 2, yun nga po yung sinasabi, masakit na kasi yung Lord 2. Tira mo, yes. Yung hampas niyan, o kaya niya, ay, tira mo, 1/4 ng nako, buhay. Nako, HW, subukan yung pabuti ng level 5 Lord dyan. Nako, mas maganda ang laban pag naabot tayo ng level 10. Level 10 na. Nako, ha? Diyos ko, baka sarado na yung momentum. Nandito pa tayo. Umabot na ng 3 hours. Hindi na po ito ML. Dota na ata ang laro natin dito. Wow. Napakatagal ng laban ng Laser Vicious King at HW Esports. Kaya bigyan nyo na kami ng 300 viewers, yes, para mabigyan namin kayo ng 222 diamonds. Correct ka dyan. Eto na. Sino kaya ang mahuhuli uli ng ating hook ng ating Franco? Pero ito sabi niya, huli ka ba? Huli! Huli! Lunox dito mga kaibigan. Kita-kita naman natin. Pumuhinta ang buhay. Patay ang Lunox. Napakaganda. Kakasabi ko lang kung sino mahuhuli. Pero binigyan na agad na tayo ng huli. May nahuling isda doon. Pero si Leomord mapapatay ata ng Tamus doon. Nako! Leomord, takbo! Sinasabi ko sa'yo. Nakapag-set pa doon. Ay, ah, yung creature! Yung creature! Grabe naman! Grabe naman! Bumalik pa si Leomord just to help and secure the kill. Napakaganda ng team strategy. Oh, pero nahuli! Flicker hook! Pero hindi natuloy. Napakaganda sana ng huli doon ng ating Franco. Pero shutdown mula dito sa ating Ranger. Strawberry, napakagaling ng paggamit ng Ranger. 7-4 ang kanyang standing. Eto, isusunod pa ata si Kaja. Saan ka pupunta? Naku! Marito ka, Ibo na Darna! Patay si Ibo ka Darna dito! Naku, wala patay na! Na patay! Uy! Nakapag-flicker out! Nag-flicker din! Kaya naman yun! Nag-flicker din! Flicker gaming ang ginawa flicker dito! Flicker sa flicker, pero tignan natin dito mga sir, no? Ladies and gentlemen, napakaganda na ibinibigay na laban ng dalawa. Bulwark at Immortality na nga ang daan dito sa ating Strawberry na gumagamit ng Ranger. Napakaganda naman dyan. May Bulwark na dito, yung ating Minotaur. Medyo mas nakakatulong sa teamfight natin yan. Alam natin yung attacks pinabinibigay niya at mga yan. Eto na po. Eto na nga po, mahuhuli na naman si Kimi Mo ng Laser Vicious King. Ano na? HW! Nagagalit na kami dito. Bakit ganyan na nangyayari? Pero magaling kasi pinapakita ng epic comeback ata nga ito. Eto pa, gusto pa data nila ng isa. Tineneng, tineneng. Patay na naman dito ang ating Tamus. Pero lalaban pa ata dito si Patubig Gaming. Lalaban pa kaya? Pero ito. Wala, mag-isa na lang siya doon. And kita-kita naman natin that Laser is pressuring the lanes right here. Pero tingnan natin mga kaibigan. No? Naku, nahuli dito. Divine Judgment, mga kaibigan. Pero wala ang follow-up. Dito. Wala nga lang follow-up. Pero Ibong Adarna trying to get the defense. Grabe, si Ibong doon. Si, oh my si God, Kaja. Wipe out. Wipe out again. Ubos na naman po sila. And this game will be... Oh my God. It's epic comeback sa side. Na epic comeback. Laser Vicious Congratulations, King. Laser Vicious King. Kung mapapansin mo, ang nagdala talaga, ang ganda na at ang sakit na pala ng ating Ranger. Ate Billy, hindi ko rin napansin kanina ha. I'm really sorry about that, pero hindi ko napansin na napakasakit na ng Ranger. Kaya siya MVP. Meron na siyang, meron na pala siyang Berserker Fury. Mm-hmm, correct. Napakaganda na ipinakita. Again, instant comeback, ganun talaga sa game, but MVP dito yung ating Patubig ng Kadita, si SML, 11-5 ang kanyang score. Nako, mukhang nangangamoy. Nangangamoy game 5. Game 5. Pero again, 2-1 po ang ating score, ladies and gentlemen. Kaya-kaya pa natin mag 300 viewers, I guess. Kung tama ako, Ate Mili, kaya bibigyan namin kayo ng magandang laban dito. Pero kung mapapansin mo dito, Ate Mili, pwede pa kasi gumawa ng way dito ang ating HW kasi nakita naman natin lamang sila medyo hindi na talaga nila napansin na masakit na ang nangyari kasi sa late game parang ano eh naging audition ang nangyari parang may maling nangyari pero yes, tinuloy-tuloy pa rin nila. Oo, pero dito naman sabi naman ni Nicole Yu is pa shout out naman Lodi. Oh, si Nicole Yu friend ko din to, Ate Mili, naglalaro din to. Ano na ata siya ngayon? Elite 2 na ata siya ngayon. Shout out naman natin siya. Elite 2 na ata siya ngayon sa ML. Maraming pong salamat. Guys, napakaganda ng epic comeback na ibinigay sa atin ng Laser Vicious Kings against HW. But yes, right now, sinasabi ko sa inyo, best of 5 po ito.
2-1 pa lang ang ating score, pwede pang magbalik ang ating score sa 2-2. Yes. Exactly. Diba, HW? Oo, pwedeng humabol ang HW. Pwede, kasi nakita naman natin, nangyari nga lang talaga ay tumagilid ang kanilang rotation kanina. May pumapasok na una, akala nila kaya na nila. Nung Tamos, di ba, mapapatay na yung Leo Mord. Pero nangyari, ang bilis nung backup nung Backstreet Boys. Yung Backstreet Boys na apat talaga, lagi magkakasama, no? Di ba? Hindi nagampanan ng K-pop, ng HW, ang Backstreet Boys. Correct. Ng ating Laser Vicious King, yung mga Barako Boys. Oo. But still, gusto kong mamigay ng 222 diamonds, hatid sa akin ng UDP. Oo naman ako rin. So, 300 viewers, ladies ikaw and gentlemen. Ikaw na lang kaya mamigay. Ha? Ba't pa ako mamimigay? Talagang mamimigay na si Unipin. Again, 300 viewers po, 222 diamonds. Pero pag umabot tayo ng 500 viewers, 333 diamonds ang ipapamigay ni Unipin. Ayan. So sa mga kakapasok lang mga sir, no? Naglalaban po ngayon si Sir Vicious Kings versus HW Esports. And yes. Nagpa-shoutout sa akin ngayon dito, nag-PMK Harvey. Ayan. Shoutout si to Doja. Harvey from, nag-PM sa akin. Shoutout sabi, to Doja. Sabi ni J. Mark Quilaton, laser lang malakas. Nakita naman natin talaga yan. Medyo maganda talaga. Pero comment ko yung ginawa ng HW, di ba? Nakakatakot talaga eh. Kaya lang meron talagang miscommunication when it comes to late game, di ba? Sabi ni Mr. Israel Ohinal, come back Israel. Kasi masangal niya Israel. Ang galing nga, ang corny mo doon. Ang corny na ang ano mo doon. Gigigil ako sa iyo eh. Punta ka sa June 14. Kutosan ka namin. Tay-tay! But thank you so much sa pag-watch. Sabi ni Joe Moro, siya daw mamimigay. Naku po, baka naman. Kahit nga lima, di makautang sa iyo eh. But still, magandang-maganda yung ipinapakita dito ng laban, okay. HW Esports. So, I think tuwan-tuwa ang fans ng Laser Vicious ngayon dahil nakatuwan na sila. Nakatuwan. Pero, alam mo, naging ganyan na rin kasi, ano nga ba yung nangyari natin na 2-1 yung score. Pero nangyari, pagdating laban, 3-2 ang nangyaring score. Hindi nga, diba? Kaya wag po muna tayong umasa masyado. Dahil baka mamaya biglain kayo ng HW. Nako! At mapatalon kayo sa iyak. Diba? Mga ganong eksena. Ano, mapatalon sa iyak, no? Oo, paano yun? Hindi mo kayang iyak. O, natalon ka ba na ko po? Ganun kaloko. Kalokohan talaga nito, ladies and gentlemen. But again, June 14 ang ating Grand Finals. Kung gusto nyo kaming makita on live, punta na kayo sa Fisher Mall, Quezon Avenue, Quezon City, Friday, June 14. 10 a.m. and upper ground floor entertainment center ng Fisher Mall. Uh-oh. And don't forget to bring your friends, your family, your squad mates, lahat ng mga kakilala nyo, mga kapatid nyo, anak nyo, dalhin nyo na kahit hindi na may event. Kaaway nyo, dalhin nyo doon. Doon kayo mag-away. Wala kami pakialam. Basta manood kayo ng aming live stream. Diba? Baka naman, diba? Mas maganda yun habang nag-aaway sila doon. Mas madami kasi. Bahala na kayo kung sino yung gustong isama. Pero basta pumunta kayo dahil ito ay free doon. Admission. Baka naman, baka magulat kayo. Papuntay namin doon yung Momoland tsaka Blackpink. Oh, eh. Diba? Blackpink tayo. K-pop tayo doon. Makikita nyo po doon. Momoland, Mobile Legends. Oo, diba? Momoland. Uh-oh. Abangan nyo. Pero hindi lang po namin sure kung mapapapunta namin ng Sandugang. Abangan nyo lang po. Simulan mo muna ating Mili. Naku, te ano ako eh, off-shoulder gang. Kita mo naman ng kanina, no? Magulat sila sa sobrang formal ng suot mo. Biglang bigyan mo sila ng sandugang dun sa Grand Finals. Naku, tantalan nila ako. Baka sabihin nila, ay, doon po ang Boracay. Wala ko dito. Again, guys, Fisher Mall po yon. Hindi po tayo sa Farmers. Baka ho, magkaiba kayo ng way. Ah, baka i-text nyo kami. Ate Mili, nasa na dito? Wala akong nakikita. Wala akong nakikita dito. Puro isda nakikita ko dito. Ando na tayo. Yan! Fisher Mall. Alam ko marami ring isda sa ano, sa Farmers. Pero doon tayo sa mas maraming isda. Doon tayo sa Fisher Mall. Quezon Avenue, Quezon City. June 14, gates open at 10 a.m. Okay? Again po, 10 a.m. po yan ha. Baka mamaya. Pumunta kayo, 10 p.m. sarado na yung Fisher Mall, mga sir. Baka sabihin nyo, mas madami kasing online ng 10 p.m. Kaya din ako pumunta. Again, guys, free admission po yan. Yes, ulitin namin dyan, magagarap ang wildcard, semifinals, and also finals. Yan, sabi ni Chris na,
May De La Cruz. Pa-shout out naman po, heart 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 pa. Yan, pa-shout out naman diyan. Shout out tayo. Ayan, thank you so much for sharing the live. Ano na daw score? The score right here is 2-1 in favor of Laser Vicious Kings. Again, guys, eto na nga. Ang galit, punit na punit. Laser Vicious Kings versus HWE Sports Game 4. 4 na game, ba? Game 4, yeah. Yeah, Game 4 na po tayo, guys. Kung sino ang mananalo dito sa both teams na to ay siyang a-advance sa semifinals at magkikita-kita sa June 14. Yeah! Eto so, ban po dito ang Claude, no? Kita naman natin. Ito kasi si Claude kasi masakit talaga to pero depende pa rin sa gumagamit at napakalikot. Your team ayong is banned. Ano yan? Kalaban. And now, this is a respect ban mula sa Laser Vicious Kings. Kimi ang binan and HW naman, Grock ang binan nila dito. Magkakameron nga kaya tayo ng Game 5! Mm-hmm. Everybody! Your team is picking. Energy? Woo! Pero sabi dito... Everybody listen up, yo! Sabi dito ni Ajan Army Bautista Quizon. Pa-shoutout naman kay Ayan. Mag-gym pa kami. Alright. Si Ayan, I think, andito siya sa Laser Vicious na sa last pick. Alright, si Mark. Si Ayan, mag-gym pa pala. Flex Ayan. Lang ng flex. Flex lang ng flex. Ayan, alam mo nakaka... Oh, anyway. And sabi dito ni Harry Morales. Luna. Ayun. Your team nadali is picking. Daw sila. Pero pa-share na rin din ako ng live. E, bawi daw HW para magkaroon ng Game 5. Isang malupit na laban. And hi sa'yo, Aiden Daniel Aparte Yabot. Pero okay. Yung mga nanonood natin, pa-share ng ating stream. Ayaw nyo bang manalo ng 222 dayas katulad kahapon ni Your Mr. Michael Homer Lee at Israel Ohinal na nanalo ng Diamonds hatid sa atin ng Unipin. Gusto ko mamigay ngayon, kaya guys, paabuti natin kahit 300 viewers lang. Itong main event natin, mahaba-haba pa ang ating tatakbuhin. Chu at Laymord ang kinuha ng HW dito. Nako, nakuha na po ng HW ang Lunox, mga sir. And of course, binigay po nila ang Esmeralda dito sa Laser Vicious. Aling Esme, combination pa ng Kufra at dinagdagan po pa ng Kari. Napakasakit naman ni Kari. Ano nga kaya ang sagot para sa late game dito ng HW? Now, this is a third ban sa side ng HW. I think, yun. Sasabihin ko pa lang, kaya dapat ang iba nila dito open pa kasi yung kaya. And Minotaur is still open dahil wala pa ng mga, wala pang tank ang HW dito, no? Oo, wala pa silang tank dito. Minotaur ay pwede pang i-pick dito. Mm-hmm. Kung ibaba nila yung Diggy, then they have to pick yung ating Minotaur. Exactly. So, medyo tatagal mag-ban dito ang Laser. Talagang pinag-iisipan nila ang banning na to, no? Yes. And right now, tingnan natin kung sino nga kaya ang ibaban. 5, 4, 3, 2, 1. Ano nga kaya? Hindi yata magbaban! Oy, na-ban si Great. It's a respect ban naman ulit. Granger. Okay. And now, Minotaur. And pwede pa sila mag-counter dito ng Minotaur. Well, Minotaur, okay, let's see ha. Meron na silang Minotaur, Esmeralda, and also, let's go Fra. Yes, Rafaela. Banda rin. Alam mo, magaling, may isa dyan magaling mag-support, but let's see, no? Tingnan then, natin. Oo, maganda naman kasi, meta naman talaga natin ngayon is one support or one tank or a two tank, di ba? Yes, but I think the for this one, if they're not gonna pick a tank, it's gonna be Chiu ang mag-serve as their tank. So, Yishan Shin. Rafaela. Shin. Oh, okay, and your Rafaela. Is picking. Okay, this is napaka-interesting ng heroes. Na ibinigay dito ng HW ang pagbabalik. The healing galing naman. Oh, and Aldous ang kinuha nila dito. Ang gaganda ng mga skin ng mga napakaganda. Kung mapapansin mo dito, the healing galing ng isang Rafaela ang makikita natin dito. Healing sa, galing. Ang healing galing sa pelikulang The Healing. Ang mangyayari naman dito. Sa parang yung Estes, no? Parang Estes lang dito. Kasi nga yung gamot na ibinibigay at heal na ibinibigay ng isang Estes at saka ng isang Rafaela. Yes, sabi dito ni Yuri, Yishan Shin is the new meta. Yes, titingnan natin yan. Ladies and gentlemen, but right now, we want to congratulate advance dun sa ating papasok
sa ating semifinals. Yes. And of course, sa mga hindi pa nag-share ng live, mga sir, share our live stream and also our page na rin, which is the Momentum Esports TV Battle and of course, the Manila Times TV, because this league is made possible by the Manila Times TV. Thank you so much. Maraming salamat po, Manila Times TV at sa kanilang mga empleyado. Pero eto na, ayoko na patagalin pa. Punta na tayo, guys, sa Land of the Dawn. This is a game for HW Esports. Eto na ang kanilang mga players. SML naman ang gagamit ngayon ng ating Lunox. Black naman para sa Juicy. Pawpaw naman sa ating Leo Marchin ang gagamit ng YSS. At si Kuji ang gagamit ng dahiling-galing Rafaela. And of course, dito naman sa side ng laser vision skins, we have Faith for Esmeralda, KitKat for Goofra, Strawberry for Carrie, Madlife for Minotaur, and Ayan for Aldous. Eto na, mapapanindigan kaya ng ating Laser Vicious Kings ang kanilang Aldous or mananatili ang dahiling galing ni Kuji sa paggamit ng Rafaela. Napakaganda ng parehong lineup pagbabalik dito ng Rafaela. Masakit kasi yung Rafaela, Ate Mili. Alam naman natin yan, huwag nating ismulin yan when it comes sa lagi siyang naandon sa damage at saka sa top. That is correct. So, tingnan naman natin dito, no? Kung makikita natin, ganun pa rin ang rotation na pinapakita ng Laser Vicious na they're trying to invade the crab doon sa may top 8. Yes, tama ka dyan, Ate Mili. Right now, kung makikita natin, playing safe din ang both teams dito sa ating game 4. Mabibigyan nga kaya tayo ng HW ng game 5 or this is a 2-3-1 score sa pagitan nila against a Laser Vicious game. Oo, tama ka dyan. And ayun na nga, no, wala pa masyado movement. Tamang shoutout ka muna dyan. Meron ka ba dyan? Oo, kakasabi lang Mr. Harry Morales, ang pogi naman ng commentator. Ay, para mabibigyan ko to ng skin. Kauna-una ang magandang comment ito, si Mr. Harry Morales. Abangan mo lang, Lodi, ha? Punta ka sa Grand Finals. Para magpapaladogi ako nung makakita sa akin. Una makakita, may skin sa akin. Eto na nga po, ang ganti. 1-0 na tayo dito. Nakapatay dito, ata. Yan na naman ang isang napakalupit na Minotaur. Grabe tong Minotaur na to. No? Flicker din na. Eto talaga, ayaw niyang. Pero na, kung dito sila mahulang. Makakanda, double kill! Ang ating hiling-galing. Napakasakit. Yan na nga po yung sinasabi. Huwag niyong ismulit. Then YSS ang nakapatay dito naman. Napakagaling naman. Ang sakit. 4-0 ang ginawa ng HW. Napakaganda. Bagong meta nga kaya ang ibibigay ng HW dito sa ating tournament, Ate Mili. Ang pagbabalik ni YSS. Correct ka dyan. So, kinukuha na po ng HW Turtle. And ito na, hini-scout na po dito ni Aldous kung nasaan ang At alam nila na pwede nilang ibigay muna. Bigay na muna natin yung turtle. Alam natin magkakalayo tayo. And right now, late game lang tayo, Lodi. Yun ang plan dito ng Laser Vision Game. Pero, kung mapapansin mo nga naman, yung ultimate nga pala ni YSS, napakagandang scout din. Oo, pang-scout din yan eh, si YSS or Asian Shin. Oo, pero ito, napakaganda. Sabi ko na nga ba, pag masakit na masakit ang magiging damage mo pag meron kang laging support na isang Rafaela. Correct. At saka, hindi nila masyadong ginagamit ng Rafaela, pero hindi nila alam na ibang klase rin ang naibibigay na hiling-galing ng ating Rafaela. Pero magkakamali ata sila dito. Forma rotation dito, and I think this is a kill para sa side ng Laser Vicious King. And right now, nakatakas dito, pero napatay doon ng ating Lunox si Kari, and now makakatakas dito yung Rafaela. Tingnan natin dito si Rafaela at nagpapasundo kay Cho. Tingnan natin kung ano ang mangyayari, and Lunox si SML ay naandito na rin. Tapang nag-aabang na sila dito, nagpapakita sa mapasig na natin dito, mga sir. And it's you, the way of the dragon. Sa pool na sa pool ang pagsipa, the black magic, sabi nga nila nung Chu, napakaganda. And right now, nakapatay na naman dito si Aling Lunox mo, patay ang ating baka or kalabaw dito sa side ng Laser Vicious King. Napakagrabe, pinag-combine mo na yung baka at kalabaw, wag lang yung manok at baboy. Sabi nga nila, nagugutom na ang mga caster natin dito dahil napakaganda ng laban ngayon in favor na sa ating HW. Ano yes! na? So, ang kailangan gawin ng HW ay ipanalo ang two games or itong game na to in order for them to have another game
Game 5. Huwag nating kakalimutan na meron silang Aldun as well, meron din silang Kari. Pero ito, mapapatay. At oh, Flicker in! Dito, ang Black Magic ni ng Chu natin. Napakaganda. The pressure na ibinibigay ng ating HW, tamang-tama ba? Bakit nga ba ating Millie? Kasi nga ba, walang late game. Walang late game dapat dito. Kung hindi, GG well played dito ang ating HW. Uy, Russell De Leon! Grabe naman siya. Ang ganda daw ni ating Millie. Uy, napakaganda naman. Siguro wala akong pang-skip. Alam na agad, no? Alam ko na yung mga ganyan nyo. Sino makakalasit? Oh, nalasit. Then, mamba-out muna. Alam yung may double damage dyan ng ating Esmeralda. Kasasabi ko lang. Ready pero... na Mino Watts Fury dito. Si Minotaur. Tingnan natin. Mukhang wala pa masyadong follow-up ang HW na nga. Anim na naman. Naging mega kill. Dito, ang ating healing galing. But take a look at Yishun Shin destroying mid. Oh, double kill. Destroying the mid lane. What's happening? Isang support. Ang ating napatay dito. Alright. Grabe. Tignan natin mga sir na pumasok pero hindi. Nag-back out. At tamang sprint lang dito si Yishun Shin. What's happening right now, ladies and gentlemen? Look at Guji, Ate Millie. 5-0 sa kanyang Rafaela. Yes, at napakagaling kasi talaga mag-spot. Yan po talaga ang role niya sa HW. Oh, hindi kaya pala, si Guji ang pinaka-support sa healing galing. Siguro napakadaming biogesic ng ininom ng Rafaelang to dahil yung healing galing. Grabe yan. But lightning truncheon naman dito in 6 minutes ang ating Esmeralda. Nakikita ko na ang tamang rotation at nang uy, ito na nga item check tayo dito mga kaibigan. And, yung Rafaela dito, meron na siyang isang item dito. Yan. Yes, and Demon Hunter mula naman dito sa YSS. And grabe kasi yung ano, yung item nila iisa pa lang, pero take a look no, lamang na lamang ang HW dito. Oo, pero kinokontest na lang nila. Gusto talaga nilang mapalate game dito ng ating Laser Vicious Kings. Pero pinasok, hinabol ata dito, pinasok ata dito. Oh, Luno! Patay yeah, na patay, iniwan ata dito. And then, minuman si Yuri dito sa tatlo. Patay tayo na yan ang ating Aldo. Sabi niya, kanina pa kayo, kaya ko na pumalag dito. Kaya-kaya na makipag-gunchian dito. Mamba-out muna tayo dito. Look at the damage na ibinibigay ng Aldous. Medyo sapat na ata para gumante. Pero yung YSS at saka Kumpa. Barbiel! Ayan na nga! Barbiel, ito na nga po mga kaibigan. At gusto pang umisa ng HW. Like, oh my God! HW, si Pau Pau ang luminis ng kanilang... Linya, grabe naman yung paglinis ni Pau Pau dun. Ubos na ubos. And now, look at the score. 13-7 in favor of... HW. Eto na, huwag niyong ismulen na porket nag ano kasi eh nag Rafaela. Eto na kasi ang pagbabalik ng bagong meta, sabi nga ng HW. And right now double damage ang kukunin nila dito. Napakaganda na ipinapakita. Sana nga mabigyan tayo ng game 5 ng ating HW Esports. Correct. Nararamdaman kong bibigyan tayo ng game 5 ng HW dahil ayan na nga 'di ba? Nakikita naman natin na totoo. At eto na po talaga, etong eto na ang nakikita natin sa HW, eto ang gameplay talaga nila. Eto so, na sabi nga nila, walang malakas sa marunong talaga ang mag-strategy ng gameplay. Correct. Kasi kung makikita mo, hindi eto ang meta heroes na kinukuha ng HW. However, eto na nga no. Kaya nilang i-execute yung kanilang lineup. Pero eto, tingnan nga natin kung magtatagumpay sila dito. At Tyrant's Bridge mula dito sa ating Kumpra. And now, two members down sila dito sa HW. I think they have to mamba out dito. And Aldous trying to get a kill, another one. Yes. So, nagpa-back out lang sila dito. Pero dalawa na lang ang natitira mga kaibigan. Pero don't give Lunox to HW mga kaibigan. Tignan natin. Yan ang abay sinasabi. SML doing it. Inahabol dito ng Chu at saka ng Lunox. Pero hindi nila makahabol doon. Trying to get naman ng stock dito uli. Balik uli sa posisyon ang Aldous at Gary naman. Kung mapapansin mo, diba? Para silang si Iron Man at saka si Thor dito nasa inbound dimension ng mundo na ando sa top lane at saka nasa bottom lane. Oo, tama. Grabe naman sir. Tapos pwedeng-pwede pa sila pumunta agad doon. Yun ang maganda sa lineup ng ating Laser Vicious Kings kasi alam naman natin na itong dalawang to ay late gamer.
Kaya hindi ko alam kung sino mag-hold dito. Walang makakapag-hold sa late game dito. Mm-hmm. Ng ating Altus. Merong Chu, pwede niyang sipaan dito. But still, exactly. Wala silang crowd control. Pagkatapos nun, wala na si Altus na lang ang magdadala ng game na to. Pero ayan na nga, Ate Mili, pasyalo naman, Laser Wolves pala, Dax. Wait, thank all you right. so much, guys. Thank you so much po. Again, don't forget to share and follow our page, Momentum Esports Battle resurrecting TV. Soon. And ito, nakita na nga sila, nascout na sila ng ating Aldous na sila sama-sama doon sa may bandang bottom lane. And right now, Lord One is up. Okay, so nangangamoy a flash na naman to dahil eto na pumasok si Kumra and they're trying to get Shin or Yishun Shin. Yes, eto na nga mga kaibigan. Eto na ang sakit ng ating Leomord dito. Pwede siyang gumagante dito. Yung Minowan damage, Fury. Yun na nga lang yung crowd control na ibinibigay ng Laser Vicious Kings. And now wala na silang damage dito. Rafaela is trying to get out to save na lang yung ating Leomord. Pero ang sakit ng carry dito. Eto na nga po kaya. Oh my God, hindi ko makikita. Ayan, yun nga po kaya. Sir. Oh! Shutdown! Naka-shutdown ka ba doon, ha? Pero ito parang kinuuli ata yung Lunox at saka yung Aldous doon. Lagi pag 1v1 siya doon. Oh my God, Aldous! Yan ang tunay na 1v1. Yan, at ako, tingnan mo maigi. Napakaganda ng Order of the Chaos doon ng ating Lunox, pero hindi sapat dahil napatay siya doon. Ni Esmeralda. Alright, Cyril at Chico, alright. Pa-shoutout kay Chico. Mikey. Pa-shoutout po yung Mikey. Thank you so much. Shoutout daw po kay Mikey na nanonood sa atin ngayon. Thank you so much. And that's it, Ate Mil. Sabi nga natin, napakasakit ng Altus at saka Kari. Now, the problem is, paano nila ma-hold yun? Kung mapapansin mo, yung crowd control ng Minotaur, pagkatapos nun, meron pa silang Tyrant Rage at yung Bouncing Ball. Plus, hindi pa napasok yung Altus doon. Ang ganda kasi ng set ng tank ng laser dito. Lahat pasok na pasok. Alam nila kanina, kaya sila early game, pressure the game, yun ang kailangan nila. But right now, mahuhuli ata dito. Yung Leomord, mag-isa siya dito, I think, mapapatay dito. Oh! Yun nga, ito na nga, Order of the Chaos, mga kaibigan, nakaka-free hit dito ang Lunox. And I think magkakaroon na napaka... Grabe naman! Wala dito yung Aldous! Ayaw pumunta ng Aldous dito! Medyo kanina ata nakita siya na dapat na! Ayaw pa mag-asserting na natin! Ito yun na nga! Double kill na po dito si Lunox, mga kaibigan! Oh my and God! Look at that you! Killing the carry dito! Napakaganda! Yung Aldous lang ang gumagawa ng trabaho. Yung pala ang mission niya. But still, yung Lord One naman ata ang kukunin dito ng HW. Pero ito na. Eto na, nakita na sila ng Aldous. Lalabanan niya kaya to. Tatlo ito. 1v3 ang laban dito. 1v1 sa tatlo. Patay. Okay, so order case. Kita-kita naman natin ang damage. Pero pareha sila. Masisakit. Patay! Oh! Sinubukan ni Aldous ay ni... ating Lunox. Yes. Lumaban kay Aldous. Pero napakataba niya na, mga sir. One Punch Man ang nangyari dito. Eto na nga po yung sinasabi. Tignan mo naman yung item. Meron na siya Endless Battle. Meron na siyang Athena Shield, Thunder Belt, and Immortality pala yung Aldous. Eto na nga po kaya ang magtatagilid sa laban ng HW. Exactly. No? Si kinukuha na ng Laser ang level 1 Lord at mukhang mahihirapan na dito ang HW Esports if ever they got this. Pero tignan natin, no? I think they have to map out muna dito. They have to back muna dito. Umalis or kailangan ng... Pero hindi. Pipilitin ata ito. Oh, choke! The Way of the Dragon! Ayun na! Grabe, HW doing it. Mapapatay ata dito yung ating... Oh, that's good. Napatay nila dito yung Kumbra. But mapa-out naman sa side. Pero look at Aldous stealing the buff of HW, no? Talagang inaano lang na inaaliw. Kino-control niya lang niya dito yung kanyang stock. Inaaliw na lang ng ibang members ng Laser Vicious ang HW para mapataba si Aldous because si Aldous ang magdadala ng game na ito. Pero hindi pwedeng magpakampante itong Laser Vicious because ang ganda rin kasi ang ng positioning ng Lunox. Nga ka, sinasabi natin dito, Ate Mili, delikado dito ang ating HW gawa ng Leomord. This is a 14 minutes gaming at alam naman natin na mahigit 100 stacks na ito, baka nga 200 stacks na ang ating Aldous dito kasi mayaman na siya dito.
Now, the question talaga, sino mag-hold dito? Right now, eto na, phantom seed na muna dito kay Leymore. Trying to death na lang sila dito. At mapapasok. Oh, kinancel. Kinancel. Nahiya, nahiya, mga kaibigan. Oh my God, bakit may endless battle yung ating Lunox doon? Endless battle ang pinig dito na SMS sa kanyang Lunox. Medyo makita ata. Medyo nakakita na ata ako na ng endless battle na Lunox. Pero eto na, ang nangyayari. Shoutout kay Marlo. Sabi ng ating Lunox. Napakaganda naman ang binibigay dito. The life steal ang gusto dito ng HW Esports. Napakasakit ng ating ano dito, Altus. Ano kaya ang gagawin nila dito? Eto na. Nako, bumababipinas pa dito si Minotaur. Hindi na nakapag-set, pero tingnan naman natin tayo. Uy, isa pa ata dito. Walang tinabahan, mga kaibigan. And eto na nga si Rafaela, ang healing galing. Tingnan natin kung sino hinahabol. Yun na nga sinalabi ko sa'yo. Hindi na nangyayalam yung Aldo sa ating healing. Oo, eto na nga, no, sa loob. Bins mo na to, rin mukhang mananapak na naman to. And SML is gonna go down, mga kaibigan. Oop, napakaganda. Psycho Gaming. Ang ating ulog. Ito na nga kaya. Mapapatay ang Aldo. Isa na lang. Isang sakwal na lang. Oh my God! Nagwagi ang endless battle ni Lunox. Oh my God! Oh my G! Ladies and gentlemen, HW Esports, what a gameplay na ipinapakita dito sa ating game 4. Eto na nga, kaya ang gagawin nila, medyo pinapatakam pa ng HW ang ating laban. Ano? Oo, pinapatagal pa. Ayaw nyo pa akong pakainin, ha? Sige! Okay, so Leander Jonicio is watching. Hi sa'yo. Naku, ewan ko sa'yo. Andre Leo Pontino is watching us right now. Tama ba ako? Thank you so much for watching. Pa-share naman ng live. Tatanungin nyo kami kung ano na po ba ang score na. Ayan, naglalakihan. 2-1 ang ating score. Best of 5 natin. Game 4 na po tayo. Medyo humabol pa ang HW. Akal, yes. Napakaganda na ipinapakita ng dalawang teams na ito. Si Aldous ayaw talaga niya sumali kanina, ha? Oo. So, eto na nga. Mukhang magkakaroon na ng clash. Pero lumagpas oh na doon, my God. Mga sir. And bouncing ball. Mukhang dito na po maumubos, mga kaibigan, ang HW. But let's see, ang healing galing. Aldous, kakapasok lang. At nako, nanganganib na ang HW dito. Pero dito natin. O, teka, lumalaban pa sila dito. Kahit dalawa na lang sila. Kahit dalawa na lang sila. Pero ito, sabi niya, mampa-out dito. Napaka naman yung healing galing. Eto na nga po kaya. Sabi ko sa iyo kanina, wala kasi yung Aldous ngayon, nag-try na siyang sumama, and now wipe out dito ang ating HW Esports. Alive, yes. Plancha, concentrated energy. Oh my God. Lord, resurrecting look at the build soon. Ng ating Luna, napakaganda. Talaga pinakulitan niyo pa ng endless battle na. And so, oh my God, Laser Vicious King. Grabe naman 'yon, sir. Napakaganda ng ipinakita dito ng Laser Vicious Kings. Victory! To get a 3-1. Yes, 3-1. Na-sweep nyo po, mga kaibigan. Congratulations to Laser Vicious Kings for making it to the semifinals. Napakaganda ng laban, ladies and gentlemen. And now, ang kukompleto sa ating semifinals, Laser Vicious Kings. Congratulations at puuna. Ladies and gentlemen, ang ating top 8 for the semifinals. At ako'y talagang excited na mahaba-habang preparasyon ang mangyayari dito, yes, sa para sa gaganapin na wildcard semifinals at ng finals. Oo, dito lang yan sa Fisher Mall. Oo, Fisher Mall po ang ating official venue. June 14, we have at least 2 weeks preparation. Yes. Preparation. So guys, so mga nakapasok, no, congratulations, yes, again sa araw na to, RH Revenge. Yes, RH Revenge po and, ang nakapasok. And Laser Vicious Kings, the two teams na magko-complete sa ating semi-finals. Okay. Again guys, uulitin namin, sa mga winners, kailangan mag-sign up kayo doon sa Unipin website. And also, uulitin po namin, ang venue ay sa Fisher Mall, Quezon Avenue, Quezon City. May nagtatanong dito, anong oras daw magaganap? Gate will be open at 10 a.m. Umaga po. Punta na po kayo doon ng umaga. And don't forget to follow our page regarding sa Season 2 at saka sa iba pang event ng ating Mobile Legends Cup. Momentum Esports Battle TV League. Diyan po, nakikita niyo po dyan sa ating page kung sino ating naka-live. And also, The Manila Times
TV. Kung gusto nyo bumili ng discounted diamonds sa aming US sponsors, unipin.com Philippines. So yes, once again guys, kumpleto na ang ating top 8. Sino nga kaya ang kauna-unahan nating magiging grand champion? Abangan po kami lahat at mga guests at mga shoutcaster. Ang sure natin shoutcaster, abangan si Kuya Zeus at Ate Yuko sa grand finals natin. Yan yes naman. So, ayun na nga po, guys. Maraming salamat sa mga nanood. At nag-share ng aming live stream. Yes, of course, again, my name is Millie. And my name is Toriyama. And we are the Momentum Tandem. Good night. What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and researches. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. The Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for Future Businessmen, Vision Club for Future Photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council President, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I thank the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face off! Balitang may katotohanan at paninindigan. TMT TV Balita.
Legends!